kang matututunan. Tama ba? Huwag kang mag-focus dyan sa katabi mo. Ayan, kasi baka... Yan lang yun. Huwag na. Ayan, so... Siyempre, and focus tayo sa trainings and focus tayo sa sinasabi ng speaker natin mamaya. Tama ba? Yes. Kasi the once na nagpo-focus ka, siyempre marami kang matututunan. Tama ba? Yes. Ayan, at siyempre the third house rules natin, and dapat nakaano tayo, drop everything. And so, sino yung mga cellphones? Ayan. Or yung mga hindi related sa negosyo? And so, okay lang ba na hayaan nyo muna? Ayan. Okay lang ba? Ayan, so syempre, number 4. Ayan, dapat silent yung mga phones. Ayan, so okay lang ba na mamaya na tayo mag-picture-picture, mga ganyan. Okay lang ba yan? Ayan, so sino yung mga may cellphones? Taas yung kamay! Ayan, so alam ko na lahat dito may cellphones, no? Kasi networker tayo, di ba? So kailangan natin yan. So yung mga cellphones, dapat isilent muna natin kasi mamaya, madistract yung speaker natin. Diba? So kapag nadidistract siya, napakapangit naman, diba? Kasi hindi siya makafocus. Ayan, so syempre, baka madistract mo din yung kasama mo dyan. Na imbes na pumunta sa trainings, ayan, so walang natutunan, diba? So, mali mo ba? Or ikaw pa yung may kasalanan na wala siyang natutunan? Tama ba? Okay lang ba yun? Ayan, so syempre, dito, dahil leaders na tayo. Naniniwala ba kayo na leaders kayo? Yes! Naniniwala ba kayo? Yes! Ayan, dapat meron tayong GLLA. So ano nga ba yung GLLA? Good Listening and Learning Attitude. And so dapat meron tayo nun kasi nasa trainings tayo. Kailangan muna nating makinig para marami tayong matutunan. Tama ba? Ayan, at syempre dito, bawal na tayo patayo-tayo. Okay lang ba yun? Na kapag nasa, nandito na yung speaker, huwag na tayong patayo-tayo or yung mga unnecessary movements na hindi naman kailangan. Okay lang ba yan? Okay lang ba yun? Okay lang ba na kapag nagsasalita ako dito may energy? Okay lang ba? Ayan, grabe yung energy. At syempre last, dapat naka-face mask tayo kasi may protocol. Tama ba? Yan yung isa sa protocol sa company natin. So, wag na wag mong tatanggalin yung face mask mo hanggat hindi natatapos yung trainings natin. Okay lang ba? Okay lang ba? Ayan, so sa lahat ng mga nasa likod, okay lang ba na i-occupy natin yung mga upuan sa harap? Ayan, so naniniwala ka ba na kapag leader ka, sumusunod? Ayan, so okay lang ba yan? Ayan, so syempre, mag-shoutout ulit tayo sa mga OFWs. Ayan, so shoutout kay partner Christina Lais. Grabe, oh. Napakasipag. Naglilinis habang nasa Zoom. Grabe. Ayan, so syempre, shoutout kay partner Narisa Velasco. Ayan, so hindi ata ito OFW, pero grabe. Nasa Pinas siya. Ayan, kaway-kaway naman dyan, partner. Ayan, gumiti na siya. Ayan, ganun din kay partner Vanessa Cano. Ayan, so shoutout sa'yo, partner! Ayan, kaway-kaway, ngumiti na siya. Naka-bluetooth yung headset. Ayan, so maganda yun. OFW, tama ba? Tama ba? Ayan, so grabe, sino ba yung mga bago? May bago pa? Ayan, so dahil kung bago ka, ayan, so dito ka na lang sa harap para mas marami kang matututunan. Tama ba? Ayan, so yun lang naman. At syempre, yung mga house rules ba dapat ina-apply? Yes! Ayan, i-apply natin yun kasi napakalupit ng speaker natin ngayon. Excited na ba kayong makilala? Yes! Excited na ba? Yes! Ayan, so yung speaker natin ngayon, sobrang guwapo! Wow! Ayan, so dapat ito, pinapakinggan mo kasi isa sa mga BODs natin. Wow! Ayan, so BODs, it means isa sa mga may-ari ng company natin. Ayan, so okay lang ba na linalakasan yung wow? Okay lang ba? Ayan, syempre, ito, napakalaki na rin yung grupo. Ayan, isa rin sa mga top sa company natin. Ayan, at syempre, ito, ang dami ng napayaman at napauwing OFW. Hindi lang mga OFW, ang daming napayaman dito sa Pilipinas. Ayan, so okay lang ba kapag pinapalakpakan natin to, malakas? Yung may energy, yung palakpak ng payaman. Tama ba? Okay lang ba yun? Yes! Ayan, may mga hindi sumasagot. Hindi ata kumain to. Ayan, nakita ko nasa side siya. Ayan, hindi ko na i-mention. Joke lang. Ayan, so, 1 billion!
2 billion! 3 billion! At bilyong-bilyong palakpak para sa mga sarili nyo muna. Ayan, para sa mga sarili nyo muna kasi nandito kayo. Grabe naman kayo. Excited kayo makilala talaga. Forget guwapo, excited kayo. Ganun, grabe mga girls ay. Ayan, so, syempre ito, okay lang ba na huwag niyo akong pahiya sa kanya? Okay lang ba? Ayan, so hindi na natin patatakalin pa. Ayan, 1 billion! 2 billion! 3 billion! Tumayo tayong lahat at bigyan ng bilyong-bilyong palakpak para kay Master Jinky Yagkono! Morning! Morning po. Tingnan mo yung katabi mo kung gising. Tingnan mo. Tingnan mo muna. Tapos ngitian mo. Ngitian mo. Okay lang yan. Ngitian mo. Wag. Okay lang huminga, ha? Baka mamaya makalimutan yung huminga. Okay lang huminga, ha? Ina-allowed ko po kayong huminga. Baka mamaya sobra naman kayo sa bait. Anyway, ako po si JL Lausa Liagono and isa ako sa mga kagaya mo na nakaupo din, na nangarap, na unti-unting natutupad. And kung ano yung, ano yung present ko ngayon, pag ikaw nagseryoso, ito yung magiging future mong buhay. Hindi na ako, ayoko na magpaligoy-ligoy. Gusto ko diretsahan para mas mabilis kang magka-result. Okay? And gusto ko makinig ka. Okay ba yon? Yes! Ang toko ay 5 minutes lang. Yes. 5 minutes lang, kaya mag-focus ka. Okay ba yon? Yes! Okay ba yon na mag-focus ka? Yes! Dami namang pain dito. Okay ba yun mag-focus ka? Yes! Para kung sila maraming pain, ikaw naman yung next. Okay ba yon? Yes! Ang topic natin ngayon ay NLO or New Leaders Orientation. Sino yung bago? Bago. Oh, mas marami ang luma. Sino ang luma? Oh, mas marami ang luma. Okay. Mali yung tanong. Sino yung inuugatan? Hindi, kumamot lang pala. Hindi, wala pa namang inuugatan. Siyempre, bago pa lang tayo, di ba? Ayan, so yun. Mag-start na ako. Itong topic na to ay para to sa'yo. Para, ito ay more on awareness. Okay? Awareness para sa sarili mo. Kasi ikaw to eh. Ang pag-usapan natin na ikaw ha, hindi yung katabi mo. Hindi, sablay si upline ugali niya. Baka mamaya may topic tayong madadaanan. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Okay ba yun? Kumbaga, ang i-correct natin dito, ikaw. Okay? Huwag mo, si upline yun. Ay, yung katabi ko yun sa hub. Baka ganun yung mindset mo, kaya tumatagal ka. Tama o tama? Yun kasi yung mindset eh. Kailangan kasi maganda yung mindset mo sa buhay. Hindi po pwede na laging mali ng iba ang nakikita. Kailangan lagi mong ikokorek yung sarili mo. Tama? So, yun. Start na ako. Teka lang. Ah, ito pala yun. Ba't ayaw? Yun! Doubt and fear. Pakibasa. Oh, tingnan mo. Ano yun sa Bisaya? Hindi nyo alam. Ay, ambot. Okay. Ibig sabihin, yung duda at takot pwedeng nakawin yung pangarap mo. Tama? Sabi nung isa, yan na yung slides nung nakaraan eh. Tingnan natin. Okay, pakibasa. Maraming gustong magtagumpay, maraming gustong magkaresulta. Pero sila mismo, duda sila sa kung anong ginagawa nila. Tama. Habang humahataw ang iniisip, tama kaya ito? Tama kaya itong ginagawa ko? Payaman kaya talaga ako dito? Mukhang pauwi na ako ha. Mukhang palubog ako ha. Paano ka magkaresulta? Kasi di ba ang company natin ay elevate. Tama. Ibig sabihin, going up. Kung going up yung company, kailangan mo makasabay. Kailangan mo tanggalin yung duda. Kasi bakit? Sino nakatayin dito ng BMS? Oh, halos lahat. Di ba ang sabi doon, ang duda hindi siya nakakatulong? Yes or yes? Yes. Ibig sabihin, kung hindi siya nakakatulong, huwag mo siyang patagalin sa sarili mo. Tanong mo bakit? Okay. Kasi ang lugi, di naman katabi mo, ikaw. Ikaw yung nagdududa eh. Tama ba? Yes.
imbis na andito ka na, nag-invest ka na dito ng time, mawawala yan lahat kapag hindi to matatanggal sa sarili mo. Tama? Tama? Yes. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kadudad-buda? Tingnan mo yung katabi mo! Baka mamaya, yung wallet mo mamaya, wala na. Ay, hindi naman. Hindi naman yung sa kanan, yung kaliwa yun. Tingnan mo yung kaliwa. Tapos maglukot, oo nga, master, wala yung wallet ko. Ang tanong, may laman ba? May laman ba? O, ba't ka magdududa? Nandito ka para lagyan natin yan ng laman. Tama, di ba? Sino din yung marketer? More marketer yata to. Tama ba? Di ba di ka naman naglabas ng puhunan? Wala ka nga nilabas eh. Tama? Kabi nung isa, master, akala mo lang yun. Meron din akong nilabas ha. Oy, bawal green ha. Okay. Kailangan dito yung duda mo. Nakalagay oh, self-doubt. Yung sarili mong duda. Hindi talaga yung nagsasabi sa labas. Yung duda nila, hindi talaga sila ang nagdududa. Ikaw mismo. Kung ano yung binabato nila sa'yo, nakadepende yan paano ka magdesisyon. Papakinggan mo ba sila? O papakinggan mo yung sarili mo? Naintindihan? Yes. Okay, next. Sana ha may natutunan. Pag wala, uwi. Okay, pakibasa. Oh, anong sabi? Ano sa Bisaya? Ambot. Okay. Ibig sabihin, killer. Tama? Kapag nanatili yung duda mo sa sarili mo, automatically, ikaw mismo, pinapatay mo yung pangarap mo. Tama? Imbis na buhayan eh. Nabuhayan ka, wow, dito pala makuha yung mga pangarap ko. Eh, nagdududa ka ng konti. Paano kasi? May kausap ka. Ito malupit. Kaya nagdududa ka minsan kasi yung lagi mong kausap, lagi din nagdududa. Imbis na makinig ka sa apply mo, yung katabi mo, inuulan na ng pain, ikaw inaalat pa din, alat kasi ng pagmumukha mo eh. Puro ka self-doubt eh. Naintindihan? Yes! Guys, yung toko, realidad lang to ha. Sobrang saglit lang yung training natin, pero siguraduhin kung may baon-baon ka mamaya pag-uwi para magbago ka. Yes! Nakalagay dyan, killer. Masakit yun? Yes! Masakit yun? Yes! Imaginin mo na lang, sarili mo, saksakin mo. Pero hindi ganon eh. Dapat iba sumasaksak sa'yo. Ay, joke lang. Okay. Hey, no. Yung pangarap ha! Yung pangarap, wag na wag mong hayaan na lalamunin ka nito. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. O diba, ang bilis ng topic natin. Next. O, pakibasa. Oh, diba? Sabay-sabaw. Anong nakalagay? Don't be afraid to fail. Huwag ka daw matakot mag-fail. Tama? Yes. Kasi ang nakakatakot ay? Paano mo malaman na masarap yung pagkain pag di mo tikman? Paano mo malaman masarap yung joke? Joke lang! Huwag mong hayaan na yung iba nag-try, ikaw hindi. Sa laro ng basketball. Andun ka sa tres. Pag ang tingin mo, di ba mag-shoot ka, di ba sa basketball? Paano malaman na makapag-shoot ka kung hindi mo itry, hawakan man lang yung bola? Ay, bola? May itlog? Ay, hindi. May bola? Bilog? Ayoko niyan, ayoko niyan. Di wow. Paano mo makuha yung tagumpay mo kung hindi ka magta-try? Kung namumuhay ka lagi sa takot. Parang ano lang yan, ayaw mo nang magjowa kasi lahat ng lalaki manloloko. O girls, siyempre exempted ako doon. Lalaki pinag-usapan eh. Siyempre, oy, pagdating ng araw, pag ikaw nag-talk dito, pag maging speaker, lagi mong isave yung sarili mo, ha? Huwag kang sumama. Sana all santo. Okay. Game. Huwag mong hayaan na sila lang marunong mag-basketball. Tama? Huwag mong hayaan sila lang makapag-mag-shoot ng tres.
paano mag-lay up, paano mag-abang ng bola, paano yung offense, paano yung defense. Ganon din sa pangarap. Tama? Nilalagyan ko lang ng mga example para mag-gets mo. Ah, di ba? Paano malaman na kaya mo palang mag-direct kung hindi mo subukan? Ikakarating mo palang iniisip, ay, hindi ko kaya eh. Tama? Ganon agad iniisip. Ay, paano yun i-close deal? Paano nangyari sa ganon? Pur, hala, hala, hala. Naintindihan? Yes. Kailangan mo mag-try. Wala ka naman dyan sa inuupuan mo kundi nag-try magulang mo eh. Kuha ba? Yes. O, sige nga, paano i-try? Huwag ka matakot, okay ba yun? Yes. Itanong mo bakit hindi mo kailangan matakot? Nandito kami. Tama? Yes. Guys, ako nag-start ako sa network. Halos wala pang nagkaka-result. Na nakatunga nga din ako, nakaupo din ako, nakikinig din sa training, umaattend, dine-develop yung mindset, inaayos yung utak. Kaya lang kasi kapag hindi mo talaga subukan kung ano yung nagawa ng mga nauna, hindi ka susunod. Tama. Laging sinasabi, kung may nauna, may kasunod. Tama? Yes. Magiging kasunod ka lang kapag gawin mo din. Yes. Hindi yung may nauna, may kasunod, ako na yung next. Tapos pag uwi, tulog. Ano yun? Anak ng teting naman, oh. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Hindi po pwede na ano, sila nag-try, ikaw hindi. Ganun. Kamatakot. Di naman to nakakamatay. Yes. Nakakamatay ba makipag-chat? Yes. Nakakamatay ba mag-approach ng negosyo? Yes. Ex mo ay binabalik-balikan mo. Ito pa kayo, di mo itry na itry. Naintindihan? Yes. Minsan nga, kahit meron ka na, tinatry. Musta? Ganun ka din dapat sa prospect mo. Pakaharot-harot mo eh. Naintindihan? Yes. So kailangan huwag matakot. Naintindihan ba? Yes. O, di ba? Ang bilis lang. Next. Oh, pakibasa. Yes. Ayaw gawin, takot gawin, kasi bakit? Wala siyang alam. Sino bang pinanganak networker na kaagad? Di ba? May kurso bang networking? Wala eh. May, tingnan mo naman, sa Upline RTD, networker na ba yun agad? Engineer po yun. Ama, di ba? Sino dito nga, no, nakapagtapos ng pag-aaral? Sino dito? O, sana all. Di ba? Kasi bakit hindi kasi lahat ay may chance na makapagtapos? Tama ba? Tama, di ba? So kung meron kang chance na makapagtapos, may chance ka din na makuha yung pangarap mo. Kung wala kang chance sa pag-aaral na makapagtapos, at least sa Dow Elevate, may chance ka para makuha yung pangarap mo. Huwag kang matakot na hindi mo alam kasi bakit may trainings, may upline ka, may coaches, may mentors na mag-guide sa'yo. Maliban lang kung di ka susunod. Useless kasi na, ang ganda ng sistema ng ano, ng UEI, tapos ikaw naiiba. Isipin mo yun, sa lahat, ikaw lang yung naiba. Kitang-kita ka nun. Tama, diba? Yes. Yung katabi mo, inuulan na ng resibo. Tapos ikaw, relax lang. Intindihan ba? Yes. Intindihan? Yes. So huwag ka matakot ha, na hindi mo alam kasi bakit. May trainings, may mga ideas na ibibigay sa'yo. Pero depende pa din kung gagawin mo. Yes. Amen? Okay, mabilisan tayo talaga. Okay, pakibasa. Taas ang kanang kamay. Kanan, bro, di ko maliwa ka eh. Ikaw, mahilig ka mga liwa, ha? Oh, pasok mo sa bulsa mo. Hanggang bulsa lang, ha? Huwag lumagpas, boys. Pasok sa bulsa. Pasok. Tapos lahat ng laman ng bulsa mo, kuhanin mo. Basta kuhanin mo lang. Tapos igano mo, huwag mo munang ipakita. Yung problema sa'yo, pinapakita mo kagad eh. Oh, open mo. Open. Okay. Oh. Ano to? Attitude na to. Darating yung araw, pag nagbago buhay mo, pera ang laman yan. Yeah! Alam nyo kasi, ganito yan.
sa attitude. Kung ano ugali meron ka, yun ang resulta meron ka. Kung ugali mo, masipag ka, magkakaresulta ka. Tama? Kung ugali mo, sumusunod ka, magkakaresulta ka. Tama? Pero pag ugali mo, mayabang ka, kahit gwapo ka, kahit maganda ka, pag wala kang pera, pangit ka! Anin mo yung ganda, wala kang pang maintain. At least maganda ako. Wala ka namang pera. May kilala ba kayong hindi naman kagwapuan, hindi naman kagandaan, pero may pera, hinahabol. Hinahabol ng aso. Ay, joke lang. Nagiging comedy yung training, no? Guys, tandaan nyo, kung ano karakter mo sa negosyo, yun ang resulta meron ka. Kaya kung walang laman bulsa mo, isa lang ibig sabihin niyan, malaki pa ang kailangang baguhin sa attitude mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo! Tingnan mo. Sabihin mo, hoy power, magbago-bago ka na. Okay. Next. Kasi bakit? Ikaw ay? Acne. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, acne ka! Gantihan mo, mas acne ka! Diba? Ano yun? Feeling mo, alam mo na lahat, eh, wala kang resulta eh. 10,000, 20,000, di nga kayang kitain, tapos acne-acne ka pa. Intindihan ba? Yes. Intindihan ba? Yes. Parts, atin tayo ng NLO ngayon. Alam ko na yun, yung next topic nga, ganito yun, di ba? Sarap mo. Kaya hindi nagkakaresulta eh, tama ba? Yes. Alam mo, sa totoo lang, ako, pag may downline ako, pag pabigat ka, bibitawan kita. Kahit ano ka pa. Pag feeling mo, alam mo na lahat, ibig sabihin mo, oh, sana mas malaki ang kinikita mo kaysa kinikita ko. Kung alam mo na lahat. Ako nga nag-aaral eh. Ako nga dinidevelop yung utak eh. Dinidevelop yung mindset eh. Tama? Ako nga nagbabasa ng libro eh. Diba? Ako nga nanonood ng mga motivational ano eh, videos eh. Nagle-learning nga ako eh. Ikaw pa kaya? Tama diba? Tama diba? Yes! Iwasan magiging acne. Kasi ang totoong alam ang negosyo, kumikita. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Kung kumikita, eh balik lang pala. Okay. May natutunan? Yes. Next, part ng attitude. Yes, upline attitude. Hindi yung kakasabi, partner, training tayo. Up. May pigsa ako, up. Nagkakapigsa ka tuloy. Umiinit lang yung puwet, pigsa na kagal. Naintindihan ba? Yes! Ah, wala kasi akong damit up eh. Ano, yung damit mo, sinuot ng upline mo? Lahat ng excuses ginagawa para hindi magkaresulta. Eh, pwede namang lahat ng excuses gawin mo para magkaresulta ka. Yes! Naintindihan? Yes! Kung ano ang sinasabi ng upline, yes, upline lang. Bigyan ko kayo ng example. Uy, hindi ako marunong mag-multitasking ah. Eto, upline mo. Mali. Upline, ikaw to. Kaibigan mo, friend, okay. Downline kayo ng upline mo. Ang upline ba, pag may sinabi sa'yo, para ba si kabubuti mo? Para ba kumita ka? Dito, para kaya kumita pag may sinasabi? Yes. Isa lang ibig sabihin nun, ang sinasabi ng upline, para mag-grow ka. Para mag-grow ang network. Tama? Kasi kapag ito hindi mag-grow ang network nito, automatic si upline hindi rin kikita. Ganun ang network. Ganun ang networking. Pag kumita ng 1,000,000 ang right, pag kumita ng 1,000,000 yung left, magkano kitain ng upline? Kaya walang sasabihin sa'yo yung upline mo para madapa ka. Dami si excuse ka agad eh. Hindi agad sumusunod. Kaya hindi agad nagkaka-result. Tumatagal ang resulta kasi matagal ka pa sunurin. Matagal ka magbago. Pinag-isipan mo pa, Yes or no? Yes or no? Yes or no?
Ano yun? He loves me? He loves me not? He loves me? Mahal kaya ako nun? Pag jowa iniisip, walang pinag-iisipan. Yes, agad. Pero kapag upline mo, tutulong yung pagyaman mo. Hindi lahat ng kamag-anak, tulungan ka o masenso. Yes. Yung iba, hatakin ka papababa. Yes. Pero yung upline mo, tutulungan ka umangat, nag-excuse ka. Naintindihan? Naintindihan ba? Yes. Lagi mo, ugaliin mo yun, yes, apply. Pag sinabi yung training. Pag sinabi ng upline mo, partner, may dalawa ka ng leader, may dalawa ka ng downline, magpa-meeting ka na weekly. Yes, upline. Hindi yung, up, anong gagawin ko, up? O tapos up, ay mahirap yun. Naku, tuktukan kita eh. Paano ka magka-resulta kung lagi kang nag-excuse? Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Next. Uy, bumalik. Dinuduro ka eh. Acne ka daw kasi. Oh, pakibasa. Bawal reklamador sa taong gustong yumaman. Yes. Tatak mo sa kokote mo yan. Gusto mong umasenso sa buhay? Gusto mong gumanda network mo? Gusto mong mag-create ng maraming leaders? Gusto mo dumami ang marketers mo? Huwag ka reklamador. Oh, halimbawa, reklamador ka sa hub. Bukod tangi ikaw na sa hub, ikaw yung pinaka-reklamador. Nagkaroon ka ng marketer, sino susundin nun? Diba, ba't ako ikaw yun? Kailangan ready ka. Kasi bakit? Pag ikaw, pagdating niya, reklamador ka, ay nako. Uy, gulay na naman yung ula. But is the, bakit prito pa? I-oily yan eh. So, parang pakainin ang sardinas eh. Di ba? Ang tao kasing palubog or pahirap, sa lahat ng solusyon, may problema yan. Yes! Pero ang taong payaman, sa lahat ng sitwasyon, may solusyon yan. Yes! Lagi mong tatandaan, ang pagiging reklamador, masisiraan ka dyan. Ama, di ba? Yes. Yun yung ugali ng mga taong, ewan ko kung yayaman. Siguro matagal. Hindi ko alam. Mm-mm. Kasi marami akong leaders na ganun eh. Mga nawawala na sila. Kasi bakit? Reklamador. Bakit po ang tagal matas ng training? Bakit po laging may meeting? Lahat na lang. Tama, di ba? Yes. Eh, bakit yung kanin basa? Eh, maraming tubig, malamang. Naintindihan? Bakit yung kanin hilaw? Eh, baka mamaya binuksan. Lagi, uy, naluto na ba? Hindi pa, hindi. Gutom na gutom eh. Iwasan magiging reklamador. Baka mamaya, uy, bakit yung kape? Ganito. Ba't yung asukal natin pula? Lahat na lang. Para lang makapagreklamo. Kaya tumagal umasenso eh. Bumabagal yung result kasi reklamador. Ama, di ba? Yes. Uy, ulam natin kahapon, yun pa rin ngayon. Up. Wala bang buto-buto dyan yung mga nilaga? Hindi ko na. Reklamador, tapos pag tinanong mo, meron ako, example, meron ako leader, ganito, sabi niya. Sabi ko, bakit kita tanggapin bilang marketer? Sa orientation ng marketer. Sabi niya sa akin, kasi po gusto ko pong magbago buhay namin, makatulong ako sa magulang namin, mga ganyan. Sabi ko tapos, anong sitwasyon ng pamilya meron ka? Sabi niya, sa isang araw po kasi isang beses lang kami kumakain ng kanin. Nakaka-touch, di ba? Di ba? Sa umaga, kape. Tama? Sa tanghali, saging. Sa hapon, kanin. Di ba? Isang beses kumakain ng kanin. Oh, ito malupit. Inabot na siya ng 3 months, nalalaman ko, ayaw kumain ng bahaw. Idiwaw. Sino kakain ng bahaw? Sponsor? Malupit. Ha? Reklamador yarn? Bahaw, hindi ka utang na loob naman. Ang sarap kayo ng bahaw, pampataba yun. Tingnan mo yung katabi kumataba, tirador ng bahaw yan. Okay? Bawal reklamador. Ano po? Okay ba yon? Yes. O sabi mo yung katabi mo, hoy, bawal reklamador. Okay, ugali yan. O next.
Pakibasa. Oh. Pakibasa. Tag 5 na lang. Tag 5, ano? Parang palengke. Diba? Nakalagay dyan, greatness is not found in positions. Power, positions, or prestige, it is discovered in goodness, humility, service, and character. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magmataas kahit may natapos ka, ano man ang meron ka. Humble down kasi bakit? Hindi lahat ng alam mo ay alam namin. Tama? Pero pagdating sa network, ang masusunod po kami. Pag upline ka, ikaw dapat ang masunod pagdating sa network. Pag baguhan ka, humble down, makinig, sumunod. Naintindihan? Maraming nakapagtapos, hindi gumanda ang buhay. Kasi bakit? Ang iniisip na, ay may tapos ako, engineer ako eh. Ay, nurse ako eh. Kung pag-usapan natin yung kung doktor ka, yung mga sakit-sakit, sige, punta kami sa'yo. Kung merong, kung may galis yan, kung may, may buni yan, may cancer, ano masakit, punta kami sa'yo kasi doktor ka eh. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Pero pagdating sa network, hindi ka networker eh. Tama? Yes. Lalo na pagbaguhan ka, dapat papasok muna to sa kokoti mo. Yes. Nakuha ba? Kasi pagdating sa network, ang magtuturo po, networker. Hindi po magtuturo ay doktor. Hindi po, ano nga sa Bisaya? Maestra. Ano yung maestra? Yes. Oh, teacher. Bisaya. Paita ng Bisaya to eh. Kailangan humble down. Tama, di ba? Parang sa school, nag-transfer ka ng bagong school. Di ba halos wala kang kaibigan? Ano, pagdating mo ba doon, magsisiga-siga ka kagad? Kailangan mo, di ba, makisama? Para magkaroon ka ng friends? Para, uy, ito pala yung lugar na gito, ito yung canteen, dito pala, uy, dito may date dito. Yung mga ganun, basta at least alam mo. Tama, ganun din siya sa network. Kuha ba? Hindi dito payabangan. Pabaitan dito. Meron kasi iba, magaling lang sa yabang. Magaling sa salita, wala naman result. Tindihan? Dito hindi requirements kung anong natapos, anong background, hindi yung requirements. Ang kailangan dito, yung totoong may pangarap. Kasi ang totoong may pangarap, hindi yan bibitaw. Naintindihan? Naintindihan? Sabi nung katabi mo, sabi niya, paano yan, pabitaw na ako eh. Bala ko pa naman tumakas next day. Kawawang nila lang. Mahina loob. Naintindihan ba to? Yes! Naintindihan ba to? Yes! Sa mga nanonood sa live ha, sa live, ewan ko, sa Zoom, baka bukas patakas ka na ha. Tapos nasaktan ka lang. Kung patakas ka, tumakas ka na siya kagad. Kung tumakas ka na kagad, habang nandito pa yung mga uplines, okay? Kasi bakit natatamaan sa train? Eh, ganun pala sila. Ganun? Di ba? Ganun pala yung training nila, patama. Sabi ko nga, di ba? Ang training na to, hindi sa upline o downline mo, para to sa'yo. Kasama yung mga nasa live, sa Zoom, hello po. Yung uuwi po dyan, ingat-ingat. Humble down pa rin ho, ha? Naintindihan ba? Kailangan magpakumbaba para matuto ka, ma-adapt mo kung anong meron sa network. Naintindihan? Okay, part ng attitude. Attitude is 80%, 20% lang yung skills. Paano ba yan? Yung character mo ang mag-build ng pangarap mo. Yung character mo ang magbigay sa'yo ng malaking grupo, malaking network, malaking income. Yung character mo. Kasi yan ang magtutulak sa'yo para matuto ka, na mas aralin mo. Tama? Yung attitude mo, yung character mo, ang magbibigay sa'yo ng magandang resulta. Kasi bakit? Yung skills, bakit 20%? Ano ba? Si Power. Ito si Grabe. Si Grabe, magaling.
Anong gagawin ni Power? Pwede niyang kopyahin yung skills niya. Magagaling siya mag-direct. Pag humataw si Grabe, mag-o-observe lang si Power. Ah, ganun pala siya humataw. Makukuha na? Yes. Makukuha niya? Yes. Ma-adapt niya. Eh, hindi pa niya, konti lang yung nakuha niya. Kinabukas, observe pa siya ulit. Ah, di ba? Hanggang sa pwede siya, sumasabay na siya. Kung makapag-direct ng lima, nakapag-direct na rin to ng lima. Ama, di ba? Ang tawag doon, skills. Yung skills, yung galing, pwede mo yung kopyahin sa katabi mo. Alam mo mga skills nyo eh, yung mahaba ang leeg, nung high school pa. Letter B. Naintindihan? Yes! Naintindihan? Yes! Ang skills, makokopya mo. Tinuturo dito. Ano yung module 1? Di ba tinuturo? Yes. Yung module 2 tinuturo, di ba? Yes. Ang tawag doon, yun yung mga skills na kailangan mong i-adapt sa network. Kasi may skills ka sa labas na hindi rin naman kailangan dito. Example, yung skills mo ay maggumawa ng mga aircon, mga ganun. Hindi siya kailangan dito eh. Tama, di ba? Ibig sabihin, may skills dito na nilalatag, naka-red carpet, na kopyahin mo lang. Tama? Take note, kahit gaano ka kagaling, pag sablay o ugali mo, babagsak ka pa din. Magaling ka mag-recruit, inaaway mo naman prospect mo. Attitude? Attitude? Yes. Tagal mo naman kasi magpain eh! No, galit na galit, gusto manakit, ganun. Ah, di ba? Imbis na mag-7 accounts na, attitude ka kasi girl eh. Ito naman eh. Kuha ba? Yung attitude kailangan maayos. Nagkaroon ka na ng maraming marketers. Umuwi. Tanong mo bakit? Yan o. Kung kailan may marketer ka na, tsaka, wow. Apply na ako. Don't call me partner. Mentor to mentor. Ganun? Anong sabihin? Siyempre, kakarating lang. Hindi pa siya develop. Ang tingin agad sa'yo, kuya bang naman ito? Diba? First impression pa lang, wala na. Dislike na. Naintindihan? Ugali yung pinakakailangan para mabuild mo yung network mo. Naintindihan? O, ito na. Magaling ka na. Magaling ka na mag-keeping. Magaling ka na sa network. Part ng attitude. Ginagastos mo yung pera na hindi sa'yo. Kuha? Ang dami magagaling sa totoo lang na networker. Ang dami. Pero bumabagsak sila. Kasi bakit? Ang mga ginagawa ito. Yes, sa skills. Pero sa character ito. Nakuha ba? Yes. Part ng attitude. Pag nagiging habit mo na ang mangialam ng hindi sa'yo, kahit gaano ka kagaling, mawawala at mawawala ka dito. Yes. Hindi lahat na, pansin nyo yung mga nasa top 21? Diba? Sino dito nakakasama sa top 21? Wala pa? Ay, pangarapin nyo ho. Pangarapin nyo ho. Kasi, ang company nagbibigay ng ano, ng dinner meeting sa lahat ng top 21. Tama ba? Kailangan makakasama ka dun para ma-experience mo yun. Alam ba yung mga taong nandun? Pwedeng sablay sila dito, magaling sila dito, pwede ding sablay sila dito sila magaling, kaya lang naaayos kasi, kaya na-maintain, kaya nandun sila. Tama? Pag naayos mo yung attitude mo, yung attitude na meron ka, pag naayos mo yan, mabilis na lang yung pay-ins, mabilis na yung darating yung downline, mabilis na lang mag-create ng grupo. Kasi bakit? Ready ka. Maayos ka na. Naintindihan? Naintindihan? Next topic, pakibasa. Kung ano ang paniniwala mo, yun yung magiging buhay na meron ka. Nakuha ba? Nama to. Number one, kailangan may paniwala ka sa taas. Naintindihan ba yon? Iba-iba tayo ng religion, tama ba? Pero isa lang yan.
Kapag naniniwala ka dito, gagabayan ka niyan. Yes, mahirap yung ginagawa mo. Yes, nahirapan ka. Minsan napapagod ka, napupuyat. Lagi naman puyat eh. Tama ba? Yes. Pero kapag guided ka, ibibigay at ibibigay sa'yo. Naintindihan? Yes. Pero wag puro pray lang. Lord, bigyan mo ako downline, Lord. Lord, ang tagal ng direct ko, Lord. Diba? Mamaya, luhod-luhod ka, pas kakapray. Tapos tulog ka pala ng tulog, Diyos ko naman. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tama? Yes! Hindi po pwedeng puro awa lang. Naintindihan ba? Yes! Hindi po pwede na puro awa lang. Kailangan may ginagawa ka at the same time, nagpe-pray ka. Tama ba? Ibibigay kasi yan eh. Ibibigay yan kapag deserve mo. Pero kahit binigay sa'yo dahil deserve mo, pag napabayaan mo, tatanggalin niya yan, ibibigay niya yan sa iba. Kuha? Oh, kanino ka ba dapat niwala? Oh, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo. Sabi nung lalaki. Aray ko po. Believe in yourself. Kailangan. Sino yung maniniwala sa'yo kung ikaw mismo, wala ka mang tiwala sa sarili mo? Ay, di ko kayang maglatag ng negosyo eh. Ba't ka nagnegosyo? Ba ba? In the first place, bago yung lahat, bago maniwala sa'yo yung taong kausap mo, ikaw muna. Kasi meron tinatawag na vibration eh. Kapag nakipag-video call ka sa leader mo, ramdam niya yun. Ramdam niya kung yung sinasabi mo ba ay totoo or hindi totoo. Lalo na kapag ano, alam mo pag may kausap ako FW, minsan umiiyak. Kasi tinutumbo ko yung heart. Pero hindi ko ginaganon sa ano ha. Tinutumbo ko yung heart. Di ba meron tayong 3F, form, ABC rule, PPF. Tama di ba? Tapos yung pang, yung mga ginago ko sa YouTube. Pagdating sa kausap ng OFW, kahit hindi pa ako naglatag ng negosyo, yung tiwala niya kuha ko na. Na? Paglatag ko ng negosyo, mag-umpisa pa lang, ang sasabihin na niyan, magkano ba yung puhunan? Mag-umpisa pa lang ha. Magkano agad yung puhunan? Ah, ito pala yung gagawin. Kasi bakit? Yung tiwala mo sa sarili mo, buo. Magtiwala ba sa yung kausap mo na, ay, ito pala yung ano namin, ah, coach, tama ba to, coach? Grabe ka naman, tuktukan kita eh. Pinakauna sa lahat, sarili dapat. Naintindihan? Maniniwala lang sa'yo yung iba kung makikita sa'yo. Pero pag hindi nakikita sa'yo, huwag kang umasa ng tiwala galing sa ibang tao. Naintindihan? Next, product. Sino gumagamit ng product? Wow, mga sinungaling. Ay, masarap ba si Grace? Sana all nakatikim kay Grace. Kailangan ano, kailangan believe ka sa product. Di ba marami, naka-experience ba kayo na nagpadala na kayo ng mangustin, gumanda yung pakiramdam. Di ba may mga ganong ano, may mga ganong feedback ng family ng mga OFW leaders natin. Ama, di ba, dapat ikaw din mismo na experience mo, dapat gumagamit ka. Wa ba? Ano pa? Yung, wow, natanggal yung bill mo nung nag ano, nung nag, nagsi, oh! Okay. O nga, natanggal nga. Saglit lang. Kailangan mismo sa product na meron ka na oh, parts, ito pala yung laman ng package natin. Ang Grace, ito yung coffee natin, ito naman yung Shift to Fit, ito naman yung next product natin, ito naman yung mangosteen. Kailangan ramdam niya sa'yo na sa'yo, ikaw, gumagamit ka. Paano mo masabi? Part effective to! Patay tayo dyan. Part, napupuyat kasi ako ngayon part eh. Pasensya na part ha. Paano pag sinabi sa'yo ng prospect mo, gumagamit ka po ba talaga ng product? Ay, part, nakaligtaan ko kasi kahapon kaya ganito ako ngayon. Sana na all lumulusot. Naintindihan? Yes! Anino pa? Uplines. Sino dito yung kasama dito yung upline? Ayan. Hindi lahat ng upline mo kamag-anak mo. More on stranger. Hindi mo kaano-ano. Ama, di ba? Yes! Pero tandaan mo, yung upline yan kahit di mo yung kaano-ano, yan ang tutulong sa'yo hanggang sa yumaman ka. Pero,
Kung upline ka naman, utang na loob, huwag kang mag-quit the moment may downline ka na. Maraming ano eh, kung gusto mo yumaman, gusto mo magiging successful, the moment may downline ka na, huwag kang mag-quit. Wala, ito ang tamang word, wala kang karapatang mag-quit. Kasi bakit? Ginulong mo na buhay niyan, tahimik buhay niyan, ino-oper-operan mo ng networking eh. Ah, di ba? Yes. Tapos, iniwan ka ng jowa mo, iwan naman in-online mo. Marami nga naman. Intindihan ba? Ang upline, responsible niya yung result ng downlines. Hindi yung ikaw na nga upline, ikaw pa yung pabebe. Parts, huwag tayo umatin ng meeting, Parts. Upline kasi, part. Ano kasi yun eh? Inano niya ako, Parts. Pag upline ka, responsible mo yung result ng leaders mo. Naintindihan? Yes. Believe in your downlines. Mentor eh, ito kasing ano ko eh, coach. Tingnan mo yung downline ko, mukha naman palubog. Upline ka eh. Dapat pag ikaw upline, ikaw ang magle-left up nung downlines mo. Hindi yung downline, ayusin mga itsura mo, nakakahiya ka. Baka mamaya ganun ka. Ayun o, belief. Kailangan yung tiwala mo sa downline mo buo. Naintindihan? Hindi po pwede na, uy, downline. Pagdating pa lang, ah, ito payaman to. Ito, uy, uwi ka muna kasi hindi ka pwede. Di sana lahat na lang na maganda, yun ang yumaman, lahat ng gwapo yumaman. Pero hindi ko sinasabi lahat ng yumaman, pangit ha. Naintindihan? Yes! Kailangan may tiwala ka sa BOD or sa CEO. Ano bakit? Nung nag-start yung company, hindi ako mismo sa sarili ko, yung tiwala ko kay Upbert, buo yun. Sabi niya, Master, paano yan? Sasama ka ba? Sabi ko, di na ako tinatanong pag ikaw. Sasama ako sa'yo. May choice pa ba ako? Nag-start ako sa previous company, nag-start ako ng network. Yung upline namin, medyo hindi siya okay. Medyo may, hindi ako gusto sa kanya. Lalaki yung upline ko, baka may isipin mo, hindi niya gusto. sa ugali, nag-aaway kami, kasi ginagago niya yung mga downline. Ang ayaw ko sa lahat, pag ginagago yung downline ko. Kasi ako okay lang ako mag-sacrifice, ako yung magutom, wag lang yung mga downlines ko. Tsaka hindi ako umaasa sa uplines. Hindi ako umaasa sa uplines. Ngayon, nag-direct ako kay Upbert. Sabi ko, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, ah, pwede po bang magpa-guide sa inyo? Sabi niya, sino ka po? Nag-start ako sa network, ha? Sabi niya, sino ka po? Sabi ko, from Laguna ako, ha? Sabi niya, okay, Thursday, pumunta ka 6 PM sa McDo El Pueblo. Yung doon sa may Ortigas ba? Nandun siya nakaupo. Nausap niya ako. Sabi ko, ah, pwede magpa-mentor? Sabi niya, ah, ikaw yung nag-chat sa akin? Kasi kinalimutan na niya ako. Ah, ikaw yung nag-chat sa akin? Sabi ko, opo, up. Sabi ko, pwedeng magpa-mentor, pwedeng magpa-guide. Bakit? Sino apply mo? Sabi ko, wala na po, up. Umuwi nang doon. Sabi niya sa akin, ay, hindi ako nagme-mentor ng part-time. Patay. I-part-time ako that time. Hindi niya ako mame-mentor. So, kagustuhan ko na gusto kong na i-mentor niya ako, ah, okay. Mag-resign ako. Sabi niya, bumalik ka na lang sa akin kapag full-time ka na. Iniisip ko, naku, wala akong pera. Magkano yung boarding house ko? 500 monthly. Beach spacer ako noon eh. Pero ang sabi niya sa akin, pag nakinig ka naman sa akin, pag pumasok ka sa machinery ng UEI, yung papasok ka sa elite, pag exit mo ng elite, automatic yan. Malayo yung 2 taon, magkaka-result ka. Alam mo kinabukasan, bumalik ako. Sabi ko, up! Dito po ulit ako, dun sa may sa office. Sabi niya, oh, kumusta? Wala kang pasok. Sabi ko, up, nag-awol na po ako. Hindi ako pinayagan mag-resign. Sabi niya, okay, welcome to the club. Grabe, nagutom ako ha. Ang daming hataw, may kumita, hindi kumita, ganun ang network eh.
Pero alam mo, pag malaking tiwala mo sa taong nag-guide sa'yo, kasi nag-next ako eh, ang layo ng nilipad ko eh, kay RTD ako agad eh, na ganun. 1 year and 2 months, na-hit ko yung first million ko. 14 months lang yun. Tama, di ba? Within 14 months, kinita ko 1 million. Bumalik yung upline ko. Nagbakasyon kasi that time upline ko. Sabi, pagbalik ng upline ko, sabi niya, millionaire circle ka na. So, what's up? Pinakita ko yung picture. Ito yung sash ko. Inawardan ako. Kailangan yung paniniwala mo sa apply mo, may result man yan o wala, dapat buo. Meron kasi mga downline, napaka-judgmental. Ba't ako makikinig sa'yo? Wala kang kinikita eh. Kung humataw ka para kumita, intindihan ba? Intindihan ba? Eh, paano pag hataw ako, kikita ka? Ganun. Ganun talaga eh. Upline, downline eh. Sana kung ikaw nauna eh, di ikaw upline, ikasuhuli ka eh. Ama, di ba? Ito, walang pinagkaiba to. Ito sa mga company. O, halimbawa, ito president. Ito ay vice president. Ito naman, ditong level na to ay mga manager. Ito naman, supervisor. O, ito naman, nandito naman ay mga janitor, janitress. Alam nga naman, ikaw to, janitress ka, mas malaki pa kinikita kayo sa president. May ganun ba sa mga company? May ganun ba? Same dito sa network. Iniisip, yung nauna lang, yung kikita. No! Kahit may nauna, halimbawa ito, nauna to, tapos wala naman siya nito. Strong side meron siya. Pwede ka bang mauna sa kanya, sa apply mo? Yes! Ganun siya. At huwag kang mag-expect na yung, kung apply mo, may malaki ng network, tapos iniisip mo, pag humataw ko, kikita ka kasi up eh. Tandaan niyo po, walang janitor na kumikita kaysa sa manager. Walang nag-umpisa pa lang na mas kumita kaysa mga may network na. Yung nauna, yun yung magiging gabay mo para magka-network ka. Naintindihan? Kailangan yung paniniwala mo sa may-ari ng kamay. Tandaan nyo, eh, ako na magsabi, imagine yung mag 4 months pa lang tayo, tama, di ba? Yes. Mag 4 months, ilan na yung mga nag-check eh? Madami ba? Yes. Ikaw na yung next noon pag hindi ka nag-quit at pag nagsipag ka. Di po pwede na, papayag ka ba? Sila lang may malaking income? Yes. Naku, mahinang nila lang ka pag ganun. Yeah, sorry sa mga words ko ha, pero ako personally, ako lang magsabi, meron akong downline, itong downline ito, responsible ko yung result ng downline ko. Kaya kapag upline ka ngayon na ikaw nakaupo dyan, meron kang downline, kung meron kang downline, i-planning mo na yan. Partner, ito yung gawin mo. Kailangan creative yung utak mo, upline ka eh. Para yung tiwala ng downline mo, hindi mapupunta sa iba, buo ibibigay sa'yo. Kasi alam ng downline mo na kaya mo siyang ipakuha ang result. Naintindihan? Next, believe in your cross lines. May time na wala kang upline, cross line ang makakatulong. Tama, di ba? Hindi yung, "Hoy, di naman kami magkagrupo niyan. Sino ba yan sila? Naghakot ka lang ng maraming package, hindi ka na namamansin, ganun ka na magbitbit ng package." Di ba? Ilang package? 1, 2, 3, 4, ang dami. What if siya ang may-ari niya? Ikaw may-ari niyan? O ikaw nga? O, gusto niyong mag-picture. Since crossline kayo, pag siya madamot, wag, amin to. Pag ganun ugali mo, what if, kasi ang network ups and down. What if ikaw nangangailangan? Diba? Naintindihan nyo ba? Yes! Hindi pwedeng laging nagmamataas kasi kumikita ka. Ang buhay, ganun yan. Naintindihan? Yes! What if, ikaw yung nandito, sila naman yung nandito. May malapitan ka ba? Isa yun sa mga karakter na kailangan ng networker. Hindi porket may laman ang bulsa, hindi ka na pwedeng tibagin. Walang ganun. Naintindihan? Ayan, next. Commitment. Ayan, commitment is an act, not a word. Yes up!
Sasabay ako. Committed ako dyan. Nakalagay is an act. Kailangan action. Nakikita. Kinabukasan ng meeting. Ah! Kasi yung tuhod ko nabangga eh. Sarap mong, Pero pag, oh yes, up, yes, yes, copy, noted up, kinabukas, up, late ako ng gising, pwede bang humabol? Committed ka ba pag ganun? Ako siguro, nasanay lang mga leaders ko, mga downlines ko, sa Laguna, pag sasablay-sablay ka sa commitment, automatic sasablay na din ako sa'yo. Swerte ka kung ang apply mo mabait, ako hindi. Daan nyo to ha. Pag ang upline mo mabait, swerte ka. Pero tatagal yung result mo. Gusto ko kasi, nag-umpisa ka pa lang, disiplinado ka na. Intindihan? Ang result nakadepende sa kung gaano ka kakomited sa upline mo. Gaano ka kakomited sa negosyo mo. Gaano ka kakomited sa downlines mo. Naintindihan ba? Three types of commitment. Nakalagay, I'll try. Di ba? Yung mga sumubok lang, nandito, dumating ng, alam mo, dumating last week. Kanina, umuwi na. Di nakaabot man lang ng training. Wawa naman yan. Yung nag-try lang na, ay, ano pala dito, ganito pala, ganyan pala, yun, umuwi. Diba? Maarte, napakagaling, tumpak. Kala mo, mayaman. O, ito malupit. I'll do my best. Diba? Gawin ko lahat ng kaya ko. Eh, what if yung mga time na hindi mo na kaya? Di mo na siya gagawin? Kasi may ganun eh. Pag nag-create ka ng network, may problema na darating, may sitwasyon na darating na akala mo hindi mo kaya ha. Darating mo yung mga ganung time? Yes! Nagkaroon ka ng downline, may problema yung downline mo. Siyempre, pag upline ka, may problema ka na din dun. Diba? So, anong gagawin? Uwi lang ako, hindi ko kaya eh. Mag-abroad na lang ulit ako. Trabaho na lang ulit ako. Umuwi na lang ako. Doon na lang ako kay mama. Nakakain naman ako doon lagi. Grabe naman yung problema mo. Pagkain lang. Napakalaki ng problema. Puro pagkain. Kapag nandito ka, gawin mo lang kung anong kaya mo, eh hindi ka magtatagumpay. Mahirapan ka. Excuse me lang ha. Yes, tama. Guys, sa network, kailangan mag-take ka ng risk. Sa buhay, kahit hindi sa network, sa buhay, pag hindi ka risk taker, hindi ka mananalo. Pangatlong commitment, I will do it. Whatever it takes. Yung kahit alam mo na, parang hindi ko na to kaya eh. Pero kaya ko to. Nakayanin ko to kasi may pangarap ako. Kasi tingnan mo to. Whatever it takes, kasi bakit may family ka? Buhay pa parents mo? Whatever it takes, gawin mo to. May mga kapatid ka, may mga umaasa sa'yo, mga pamangkin ka, may pamilya ka, whatever it takes, gawin mo to. And whatever it takes, gawin mo to kasi mayroon ka ng downline. Ang kapal ng mukha mo pag nag-quit ka na mayroon ka ng downline. May tulog oh, ayun. Naintindihan? Naintindihan ba? Whatever it takes, gawin mo kasi bakit may family ka. Iswerte mo, pag ganyan, kasaya yung itsura ng family mo. Nakakangiti pa. What if ganito? Sino relate? Ako sa mga ganyang picture, relate na relate ako. Wala kaming lamesa eh. Yung tulugan, lamesa na yun. Kawayan pa. Ama, di ba? So bakit nag-try ka lang, hindi ka nagka-result, umuwi ka? Pwede ba? Bakit nung hindi ka nagka-result, hindi ka nagka-direct, hindi ka nagka-pain, na-offend ka lang, na-inis ka lang, nag-quit ka na? Kala ko pa whatever it takes.
ka na maging narte. Sila o. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Whatever it takes, gawin mo to kasi bakit yung naghihintay sa'yo o. Naintindihan? O, ito malupit. Kung ganyan yung sitwasyon, eh what if? Ganito yung itsura ng parents mo. Matanda na. Naintindihan? Lakas-lakas mo, bata-bata mo pa nga eh. Ama, di ba? Gwapo-gwapo mo nga o, ganda-ganda mo nga o. Kaso nga lang, ang tanong, kumusta sila? Hayaan mo na lang ba na mawala sila, di ka malang nakabawi? Di ba? Baka mamaya, hayaan mo lang. Di ba? Na-offend ka lang, kinorek ka lang, nawawala ka na. Guys, tandaan nyo ito, hindi ka itatama ng taong nag-guide sa'yo kung hindi mali ang ginagawa mo. Kaya ka tinatama para magkaresulta ka ng tama para makabawi ka sa kanila. Ang ginagawa niya hindi para sa kanya, para sa'yo. Kasi sabi ko kanina, inuulit-ulit ko sinasabi, pag upline ka, responsible mo yung result ng downline mo. Tama! Kaya pag nagkamali ka, tinatama ka kasi mali ang ginagawa mo para mabigyan mo magandang buhay yung family mo. Ito yung commitment na whatever it takes, hindi yung napagod lang konti. Eh, nakakapuyat pala dito. Kalaw naman sa inyo, di ka puyat. Nakakagutom pala dito. Sa inyo, bakit? Punong-punong bigas? Laging may ulam, ganon? Di. Kaya mo nga ito gagawin eh, para magbago naman eh. Entindihan ba? Pakisabi sa katabi mo. Ulitin mo. Whatever it takes, gawin mo siya. Naintindihan? Yes. Para uuwi ka, nagdadrive ka na sa sakyan. Para uuwi ka, imagine mo na lang, uuwi ka, may dala ka. Kahit sabihin natin kalahating milyon lang. Ma! I love you. Grabe, mata ng mama mo nun. Parang... Diba? Parang nakakitag aninipot. Alam mo diba? Magugula. Pera ba yan? Pera yan? Ito, share ko ha. Papa ko sabihin sa akin, pag tomboy ka bang buhay, wala kang marating. Sabi niya sa akin. Ginawa niya, ipaasawa ko sa amin sa mga kapitbahay. Sa kapitbahay pala, isa lang eh. Sorry, Bisaya. Yung ano, yung nag-uusap yung mga tatay, yung mga magulang, tapos ipaasawa ka, anak ng teteng, ba't ako mag-stay? Layas! Iba yung feeling mo, tapos ipasawa ka sa same feeling, ganun. Di ba? Iba yung tingin ko sa sarili ko, tapos magtingin, wow, ganito ang haircut niya, ganito din yung haircut ko. Ang sagwa naman mag-I love you sa lalaki. Naintindihan ba? Yung, although sa mata ng ibang tao, mali. Sa realidad, mali. Kaya lang, dito ako masaya eh. Sabi niya sa akin, nag-networking ka pala. Baka makita ko, mabalita ka na lang, nakukulong ka na. Diba? Okay. So sabi ko, tatanggalin ko sila sa contacts ko. Pinutol ko yung SIM card. That time, wala pa akong Facebook. Mahataw pa lang ako. Itong whatever it takes na ito, naunawaan ko to sa BMS. Sa BMS, every time na may declaration, grabe, sa harap ako nakaupo. Kahit paalisin na ako, di ba may mga polis-polis na ano, atras niya dyan, doon ka. Di, doon ka, kunyari, bingi ako. Kasi bakit? Pagdating sa ganong topic, na i-internalize ko talaga lahat, napipicture out ko kung anong itsura ng bahay namin, itsura ng mama ko, yung butas ng bubong, yung kaldero namin, lahat na, yung lagay ng damit, cartoon, yung mga ganon, napipicture out ko, lahat. Every time na may BMS, ina-absorb ko yun lahat. Kaya pagdating sa nung pinag-talk ako paano magbagsak ng declaration, mabilis ko siyang nakuha kasi bakit? Sa utak ko palang, master ko na siya. Kasi bakit pinagdaanan ko siya? Sabi ko, pag ito ko, siguro maraming makaka-relate. Pero bahala sila kung di sila makaka-relate. Kasi bakit? Ang sa akin, whatever it is, gusto kong magka-result. Naintindihan? Dumating yung time, sabi ng tatay ko sa akin, muwi ka na kasi hindi ka nga nagpapadala eh. Akala ko ba payaman? Naranasan?
Ganon ang nangyari sa akin. Pero yung mama ko, sige lang, kung gusto mo yan, sige lang. Yung papa ko lang kasi, syempre, pagkamukha mo papa mo, kaugali mo din eh. Mayabang siya, mayabang din ako. Sabi ko, di bali ng, hindi ako magkaresulta. Hindi talaga ako uuwi. Kasi kung uuwi ako, unang-una, oh, magtanim kangkong. Diba, ganun ulit buhay ko. Ano, mag-araro ako? Ano, gwapo lang ako sa kalabaw, pero amoy kalabaw ako. O, pag-uwi ako, di ba? Ano, mag-uuling? Ganon sa probinsya eh. Ganon sa amin eh. Sabi ko, kung madali lang naman mag-recruit kaysa mag-uling, mag-recruit ako. Kung mas madali namang mag-recruit kaysa mag-ano ng kangkong, mag-recruit ako. Ama, di ba? Depende kasi sa mindset mo eh. Ngayon, itong whatever it takes na to, tumatak yan sa utak ko. Sabi ko, hindi ako uuwi nang wala akong result. Umuwi ako sa amin. May dala akong 360,000. Ipon ko yun. Hindi lahat ng na-hit yung first million ay nakaipon ng ganong halaga. Yes, after 1 year and 2 months, umuwi ako sa amin. Yung nasanla na may mga lupa-lupa kasi di ba yung namasakay kami. Pinantubos ko yun. Sabi ko, pag uwi ko, sabi ko, akala ko mayaman na ako. Kasi, siyempre, tatlong tigi-isang 100,000 na sabi ko, okay, hindi pa pala kami okay. Kasi doon ko nakita, butas bahay namin, yung papa ko nag-aararo pa din. Sabi ko, ang goal ko, mapatigil ko sa trabaho yung magulang ko. Iba-iba kasi tayo ng goal eh. Sabi ng upline ko that time, kailangan mo na maglabas ng sasakyan, wala ka pa din sasakyan, di ba, millionaire circle ka na? Sabi ko, pero ang utak ko, hindi. Gusto ko bigyan ng magandang higaan yung mama ko. Ay, sarap na yung hinigaan ko dito. Naka-aircon pa ako, naka-foam pa ako, naka-condo pa ako sa Ortigas. Tapos mama ko, pag konting ulan, tumatabi-tabi kasi pumapatak ang ulan. Sabi ko, hindi po pwede. Iba-iba tayo ng why. Yung mga mabilis bumigay, walang why yan. Walang kwenta pangarap nila. Or baka hindi sila naka-experience ng hirap. Ayoko na balikan ng ganung buhay eh. Tama, di ba? Sabi ko, whatever it takes, gawin ko to. Kaya every BMS, hindi ako nawawala doon sa harap. Gusto ko laging ako yung pinapatamaan. Yes, kasi sabi ko, gusto ko magka-result. Kailangan maayos ako. Kailangan nakokorek ako. Kasi wala mang ibang magkokorek eh. That time, hindi kami okay ng upline ko. Di ako nakikinig sa upline ko. Sabi ko sa training, nakokorek ako. Kay Upworth, nakokorek ako. Pero iba pag declaration, mas ramdam ko siya. After declaration, grabe yan. Gigil ako niyan humataw. Kailangan makapag-direct ako ngayon 10. Kailangan makapag-direct ako ngayon 5. Kailangan kumita ako ngayon 20,000. Kailangan kumita ako 50,000. Kailangan kumita ako ganito. Kumita. As in, gusto kong kumita ng kumita ng kumita para makapagpadala ako sa amin. Sunod kong balik, paggawa ako ng bahay. Diba? Bahay yun, 2 million yun. Tumilyon na bahay, pero wala akong sasakyan. Masaya ba ako noon? Yes. Nagko-commute ako dito, pero alam ko, komportable yung likod ng hinigaan ng magulang ko. Yes, ganito pagkatao ko. Wala akong natapos. Pero iba yung pangarap ko sa buhay. At iba ako magsipag. Pag sinabing magsipag ako, kahit anong sabihin ng upline, yes! Pag sinabi, i-hit mo tong income na to, yes! Iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng sitwasyon ng pamilya. Kaya itong whatever it takes na to, pwede itong lumabas sa bibig mo lang. Pero pwede mo siyang sabayan ng action para magkatotoo. Sabi ng nag-birthday mama ko, umuwi ako. Tuwang-tuwa yung mama ko yung first time makakita ng tarpaulin na andun mukha niya. Yes! First time makakita ng mama ko na magsalpa ka ng itim, may lalabas na, pero first time niya. Kasi mahirap kami. Kaya nga ako nangarap eh. Ha, di ba? Di baling ako mapuyat, ako mapagod. Gusto ko lang umiti, nanay ko. Ang goal ko sa buhay, mapangiti ko yung magulang ko. Etong whatever it takes na to, mararamdaman mo to kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Meron ako. Sabi ng mama ko, sarili mo naman, wag puro kami. Pag kapatid ko may birthday, hindi ako nagbibigay ha. Pag piyesta, hindi ako naghahanda ha. Pag may ikakasal, hingi daw ang regalo. Ano yun? Kasi bakit? Naano ko yung rich dad, poor dad?
nababasa ko yon, hindi na talaga ako ni... Start nag-network ako, never ako nag-celebrate ng birthday ko. Mga downlines ko, nag-surprise, surprise. Pero yung bibili ako ng cake ko, yung gano'n, hindi. As in, hindi. Simula nag-network ako, kinalimutan ko na yung mga celebration na ganyan. Yung mga mansari, yung mga anniversary. Kinalimutan ko yung mga ganun kasi bakit pwede naman siyang, pwede namang anniversary araw-araw. Pwede namang mansari araw-araw, pwede namang birthday araw, pwede namang piyesta araw-araw, pwede ko naman lumamon ng lumamon dahil may pera ka. Hindi yung gagastos ka, tapos lalamunin lang ng iba. Sarili mo naghirap. Sarili mo nag-sacrifice. Ba't iba may kinabang? Mindset ba? Mindset. Kaya whatever it takes, yung gagawin mo, whatever it takes, gawin mo siya para magka-resulta ka. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa'yo, sa pamilya mo. Pagdating sa whatever it takes commitment, pag sinabi na, meeting tayo 3 a.m., ganito. Laguna ako, tama? Nagpatawag Pasig. Pupunta, kahit antok na antok, Hilamos! Gisingin para makapag-drive, punta. Before, wala pa akong sasakyan, whatever it takes, kahit madaling araw, commute, pupunta ako. Kasi bakit? Bihira ka makakita ng taong totoong gabayan ka para magka-resulta ka. Naintindihan? Pag sinabing whatever it takes, gawin mo lahat maliban sa mali. Makuha mo lang ang result. Ayusin yung mindset na baka mamaya gawin mo lahat, pati yung mali, ginawa mo, kaya nagka-result ka, ilang buwan lang, bumagsak ka din kasi mali ang ginagawa mo. Gawin mo ang lahat, magka-resulta ka maliban sa mali. Naintindihan? Nagkasasakyan ako, ay grabe ito na. Yung sasakyan ko na yan, gusto na ngayon ipabenta ni Upbert eh. Ayoko ibenta. Sa totoo lang, Master, bagay na sa'yo, ganito. Up, iba goal ko. Ganun lang ako, importante marami kong pera. Ganun lang nasa isip ko. Importante marami kong pera, hindi naman ako naglakad. Meron na ako sasakyan. Ano pag uwi ko, pumasok yung mama ko at papa ko sa sasakyan. Sabi ng papa ko, lamig. Sabi sa iba, bugnawa ba? Ano yun? Bugnawa, oy, tugnawa, oy. Ganon si papa. Sabi niya, imuha ba ning auto? Imuha ning auto. Di ba ganon sa Bisaya? Di ba ganon sa Bisaya, auto yung ano, sakyan? Yung mga sedan? Auto ang tawag nun sa amin. Hindi alam eh. Sabi, ito ba, mo ba ning mong auto? Imuha auto? Sabi ko, hindi. Ganon siya, ganon siya. Sabi niya, wala ka bang kasama? Wako lang. Ah, muha dahin ni. Sabi niya akin daw. Pinakitaan ko ng ORCR. Andun yung pangalan ko. Kita kong tatay ko, umiyak. Tulang luha. Sabi niya, kung nakatira ka sa bukid, makakuha ka kaya ng ganito? Hindi. Wala. Buti na lang nag-networking ka. Buti na lang tomboy ka. Yes. Sabi ko, buti na lang lumayas ako dati, no? Kaya lahat ng mga nangyari sa buhay natin, may purpose yan. Hindi porket hindi mo gusto ngayon, ay mali yan. Yes. Tandaan mo, lahat ng bagay nangyari sa'yo, lahat may purpose. Basta gamitin mo siya sa tama. Naintindihan? Okay. Whatever it takes, gawin mong negosyo. Kasi bakit? Darating yung araw, kahit hindi ka nagsasalita, pag yung result mo na ang magsasalita, kahit anong gawin mo, bibigay at bibigay sa'yo. Yung pinaka number one na ba, walang believe sa'yo, yun yung pinaka number one na i-idolize ka. Maniwala ka sa akin. Okay, next topic. Pakibasa. Ayan. Ano daw? Pag sinabing discouragement, ito yung pinaka number one na magde-discourage sa'yo. Ginagawa mo yung negosyo para sa family. Yes or yes? Yes. Pero sila ang pinaka number one na magde-discourage sa'yo. Lalo na kung darating ito. Problema ba to? Yes. Halimbawa, kapatid mo to. Kuya mo pa nakulong. Di ba? Ang hirap na ganyan. Meron kasing ganito eh. Yung parang sinabi ng papa ko sa akin, umalis ka na sa ganyan kasi
di ka naman nakapagpadala. Wala din naman pala yan. Ikaw nakakaalam kung anong negosyo na pinasok mo. Ikaw nakakaalam ng sitwasyon na meron ka. Ikaw nakakaalam paano ka magka-result. Ama, di ba? Ang mindset mo lang dyan is, antay ka lang. Pero hindi mo kailangan sabihin. Ang mindset mo lang, antay ka lang, antay ka lang, antay ka lang. Kasi bakit? Paghayaan mo na susundin mo yung sasabihin nila, uwi ka nga. Wala kayong bigas, mas lalong kulang kapag umuwi ka. Wala kayong ulam, mas lalong kulang kapag umuwi ka. Tandaan mo yun lagi. Huwag kang umuwi nang wala kang result. Huwag mong hayaan na yung discouragement na to sa family mo ang puputol sa pangarap mo. Hoy. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Next, isa sa mga mag-discourage sa'yo, yung tropa mong marites. Diba? Uy, sinabi ko sa'yo, diba, ano yan, ganito yan. Wala naman nangyari dyan, dyan ako dati. Baka wala siyang ginawa. Baka pumunta siya dito, tapos nagjowa-jowa lang, ito lang magka-result. Ah, diba? Pumunta ka dito para mangarap. Tama, diba? Ngayon, kung hahayaan mo na yung ibang tao ang magdikta sa buhay mo, kung anong buhay sila, yun maging ikaw. Yung kaibigan mo, example, yung kaibigan mo, hindi siya networker, may problema ka sa network, saan ka lalapit? Ha? Diba, di nyo alam? Ang problema sa network, hindi sinusumbong sa chismosa mong kaibigan. Sinusumbong yan doon sa upline. Ito kasi ginagawa, may problem sa network, nakipag-usap sa outside network friends. Anong ginagawa? Pautang naman ako, friend. Nahirapan kasi ako, friend. Eh, lalong di yan maniniwala sa'yo, lalong hindi yan sasama. Nung utang ka nga sa kanya, akala niya, payaman. Eh, i-upline, wala na kasi akong ano, eh, panggastos. Eh, di humataw ka, kaya ka walang panggastos. Kasi hindi ka humataw, wala kang result, wala kang income. Naintindihan? Naintindihan? Pag hinayaan mo na sila, halimbawa, magdadrive ka ng sasakyan, andun ka sa driver's seat, okay lang ba sa'yo na, halimbawa, uuwi akong Laguna, ano, yung katabi ko yung naghahawak ng manubela? Di ba ikaw? Ganon din sa pangarap. The moment nag-decide ka na gusto mo makuha yung mga pangarap mo, kalimutan mo muna to. Kami muna kasama mo. Tayo-tayo muna. Kasi lahat ng tao dito positive. Paghayaan mo na meron kang kausap sa labas, ay grabe, i-drain utak mo yan. Once na-drain utak mo, automatically, unti-unti ka na nag- step down. Tulog na si upline. Tatakas. Sinong may downline na ganon? Experience na ganon, di ba? Grabe, bago kayo matulog, siyam yung downline mo, pagising, lima na lang. Kasi ang kinuha mong marketer, magtotropa yung tatlo. Sabay-sabay. Ah, di ba? Ito malupit. Walo yung marketer mo, kinabukasan, ang umalis, siyam. Kasama ka. Kasi bakit? Nagpa-mindset ka sa downline mo. Ano yun? Pag ikaw upline, mindset mo dapat tumatakbo sa network. Hindi yung ikaw yung nagpapa-mindset. Intindihan? O nga, downline eh. Totoo, tama, no? Bukas downline. Ano tayo downline? Gantong oras downline, tulog na si upline downline. Patay. Nung nakatakas na, akala mo, successful na buhay mo pag nakatakas ka? Nga. Naintindihan? Yes. Ang goal kasi is makatakas. Eh, ang goal mo dito kaya ka nagstay. Tama? Tama siya para mag-success, para yumaman. Diba? Imagine pag nakinig ka sa mga walang narating sa buhay, ikaw na yung next. Sabi ko kanina, di ba to, kanina, di ba? Pag may nauna may, kasunod kapag gagawin mo. Tama, di ba? Pag may nauna, nag-quit, sumunod ka, ginawa mo, sinong next? Anong ako? Ikaw yun.
Di ako nagkukwit, ha? Naintindihan? Ganon din sa success. Pag nakinig ka sa apply mo, may result. Pag ginawa mo, ikaw yung next. Naintindihan? Kung ang apply mo kasama sa top 21, pag ginawa mo, ano ang ginawa niya, ikaw na yung next. Pero huwag laging sinasabi, yes, I'm the next. Yes, power, I'm the next. I'm the next. Pag uwi, next to sleep pala. Sarap mo naman tuktukan. Naintindihan? Naintindihan? Yes. Hindi lahat ng kaibigan hihilain ka paangat. Yung ibang kaibigan, ibabagsak ka. Naintindihan? Yes. Pero ito ang lagi mong tatandaan. Ang upline mo, pag yan nagiging kaibigan mo, wala kang choice. Kung yan may result, magkakaresult at magkakaresult ka. Okay. Pakibasa. Tandaan mo yan. Ipasok mo yan sa kukote mo. Yung mga tao sa labas, hindi sila ang makapagbigay ng mga pangarap mo. Ikaw at ikaw ang kukuha ng mga pangarap mo. Even your uplines. Hindi sila ang magbigay ng pangarap mo. Guidance lang sila. Kami, guidance lang kami. Inaayos lang natin yung mindset mo, pero ikaw ang mag-decide, ikaw ang mag-act, ikaw ang gagawa, ikaw ang kukuha ng result, ikaw mag-gastos ng pera mo, ikaw mag-drive sakyan mo, ikaw titira sa bahay mo, ikaw titira ng asawa mo, ikaw yung mag, ano ng mga... Naintindihan? Naintindihan? Baka mamaya, pangarap mo pala yung katabi mo. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Hindi sila, ulitin mo to, hindi sila ang makapagbigay ng mga pangarap mo, ipasok mo yan sa utak mo. Tandaan mo yun. Bakit pag sinunod mo sila, bigyan ka ng bigas? Pag sinunod mo ba sila, pag gusto mo ng sapatos, bibilhan ka ba? Diba? Kung nag-bacon na yung brief mo, bibilhan ka ba? Hindi. Hindi. Tandaan mo yun. Ibig sabihin, pagbuslot na. Ito yung lagi mong tandaan. Okay ba yun? Lahat ng mga gusto mo sa buhay, hindi ibibigay ng ibang tao. Ikaw ang magbibigay nun sa sarili mo. Nakukuha. Pakibasa. Focus on the excitement and it will lead you to the obstacles. Pag may problema na pinagdaanan, baliwala kapag alam mo kung ano ang gusto mo. Anong gusto mo makuha. Halimbawa, nahirapan ka. Kaso magkasasakyan ka kasi. Okay lang. Tama diba? Mahirap ngayon, napuyat kayo. Okay lang. Kung magkasasakyan ka naman. Bawa ito. Magkano ang 8980? Pag ibenta ko to sa'yo, bibili mo hindi? Bibili mo hindi? Ito 8980? Bibili hindi? Mga sigurista. 8980, ito kapalit. Magkukwit hindi. Pero bakit mahina loob mo? Di ba? Bakit di mo maklose din yung prospect mo kung ito pala kapalit? Huy. Ayaw mo ng marker. Gusto mo to. Same, 8980. Pero bakit ang lamya-lamya mo humataw? Huy. Diba dapat excited ka na gawin? Imagine mo lang sarili mo mag-drive ka sa sasakyan, uuwi ka. Ma! Pop, 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 pop. Grabe ka magbusina. Oh. Dapat excited ka, bakit? Magkano yung dream house mo? Kung yung bahay butas-butas kagaya ng bahay na may butas-butas, what if ito yung kapalit? Hataw hindi. Hataw naman pala eh. Dapat lang na rin. I-remind nyo kung ano talaga pangarap mo. Minsan kasi nakakalimutan. Lalo na kapag nawawala ka na sa tono, sa network. Naintindihan? Yes!
What if ito ang kapalit? Magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi, magandang asawa, gwapong anak. Mentor, yung katabi ko talaga, pangarap mo, yan yung isama ko dito, mentor. So ang kulang, bahay at sasakyan na lang, tapos anak. Naintindihan ba? Kung ito yung kapalit na mga pangarap mo, ba't paantok-antok ka? Kuha ba? Kung ito naman pala kapalit, ayahin kinabuhi ba eh? Imagine mo, di ba? Ako yun na yung next, si upline, may sakyan. Ako na yung next, si upline, may bahay, ako na yung next. Si upline, ako pag-travel, ako na yung next. Si upline, kumita ng malaki, ako na yung next. Ikaw yung next, lagi mong sinasabi, pero yung hataw mo, iba. Isang close deal nga sa buong magdamag, hindi magawa. Paano to? Naintindihan? Kasi merong nagtanong sa akin eh. Merong nagtanong sa akin. Actually, downline ko. Pangalan niya, Karen Villarreal. Yung kasama yun sa top. Sa ngayon, kumikita siya ng 100,000 a month. Sa Dow Elevate. Dati, sa previous company, tanong niya, Mentor, paano mo kinita yung million ng 14 months? Tahimik niyo. Yun ang tanong niya. Sabi ko, bunso. Kasi bunso siya namin. Dati, bunso siya. E ngayon kasi marami nang mas bunso eh. Sabi ko, bunso, bago ko sagutin, ang tanong ko muna, sa isang buwan, ilan direct mo? Sabi niya, Mentor, so far, wala pa po. Hoy! Tigilan mo yung million kung isang direct di mo magawa, ha? Karen, shout out. Pasensya na, naalala ko lang. Tandaan niyo po, kung gusto mo ng malaking result, katumbas po nun yung effort. Katumbas yun. Eto, may example ako. Si Karen. Okay, eto. Ay, hindi. Eto na lang. Kapag nag-umpisa ka, ikaw to, eto yung result. Okay. Pag nag-umpisa ka, eto yung effort mo. Ang result mo, ito pa lang. Ganun yun. Gaano kalaki yung effort mo, unti pa lang. Kasi bakit? Bago ka pa lang eh. Sa susunod, ito na yung effort mo, nabawasan na ng konti, ito na yung pwedeng maging result mo. Lumalaki, tama? Darating yung time, pag nakapag-build ka ng network, ito na lang effort mo, pero ito yung result na meron ka. Anong ibig sabihin? Since tayo ay nasa network, kailangan mo mag-build ng network. Kaya networking, ibig sabihin pag-build, building. E ngayon, ikaw na nakaupo dyan, kayo lahat, nasa stage ka ng building stage. Naintindihan? Huwag kang umasa magkaroon ka ng malaking result kung hindi ka nag-build. Ama, di ba? 2 years from now, mayaman na ako, makukuha ko na yung sasakyan. Kaso walang direct. Ano yun? Di ba? Tamad yarn? Di pwede yung ganun. Uuwi ako sa amin. Gayahin ko si upline. Dapat may result ako. Isang OFW, di mo maklose deal, close deal. Tamad yarn? Entindihan nyo ba? Paano mo ito makuha lahat? Kung ikaw yung problema. Ito, hinihintay ka lang yan. Sasakyan, marami yan sa kasa. Tama? Bahay, kuha ka lang ng ano? Kuha ka lang ng magbayad ka lang ng mga construction worker, magkuha ka lang ng architect. Dali lang yun. Ako, di ba? Sawa? Nako! Uy, take note ha. Sa pag-aasawa, hindi po porket gusto ka, pwede na yun. Tandaan nyo yan. Hindi naman pera. Kailangan kasi, halimbawa ako na lang. Kalame. Halimbawa, ako na lang. Mahirap kasi pag kayo, di ko alam buhay nyo eh. Para at least pag may sisihin kayo, ako lang yun. Okay? Halimbawa, may sakyan ka, may bahay ka. Anong kulang?
Asawa, di ba? Ito malupit, ito kasi inuuna mo. Sabi mo, Master, pang ano lang, pang inspiration. Ito nga dahilan, minsan ay di-focus ka eh. Alam mo yung kinikita mong 10K per month, 20K per month? Pag kumita ka ng 20K per month, pag nagkagusto sa'yo, ang mindset mo, pwede na to. Hindi talaga pasok sa standard mo yung nagiging partner mo, karelasyon mo. Kaso, yun lang kasi kinikita mo, kaya ang mindset mo, pwede na to. Kahit di kayo masyadong nagkasundo. Pero tandaan mo, iba ang mindset ng taong kumikita ng 100,000 sa 20,000 ang kinikita. Maniwala ka sa akin. Pag ikaw nagsi 6-figure per month, nagbabago yung standard mo. Kaya nga marami nag-aasawa eh, na nagsisisi. Totoo yun. Totoo yun. Kailangan kasi, pero sa akin ha, hindi ko alam sa inyo, kasi kayo yan, kayo yan. Ang sa akin, kung ano yung mindset ko, kailangan nyo maging partner ko, ganun din. Kasi hindi niya ako maintindihan kapag humahataw ako kung yung mindset niya pabagsak. Naintindihan mo? Iba ang mindset ng taong kumikita ng malaki kaysa doon sa mindset ng taong maliit ang kinikita. Hindi ko sinasabing pera-pera lang ang usapan ng training natin ngayon. No! Ang ibig ko sabihin, nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Imagine mo, mag-jowa. Same marketer. Kasi marketer kayo. Example lang. Babae, lalaki. Siyempre, exempted mo na kami mga... Di ba sabi ko, pag darating yung time kayo magtotok, isi-save mo yung sarili nyo? Okay. Babae, lalaki. Limbawa, anong pangalan mo, sir? John Mark, ikaw si? You! Single ka? Single, ikaw? Tagal naman. Ha? May asawa ka na? Jowa? Meron? Ha, meron? Uy, kinakausap kita! Anong pangalan niya? Jessica, kinakausap kita. May jowa ka? Meron? Okay, sorry po. Sorry, pasensya na po. Sino walang jowa? May jowa ka? Wala kang jowa? Okay. Pangalan mo ay? Judy Ann. Wow, Santos! Si Judy Ann at si John Mark. Ama, di ba? Oh, ito. Same marketer. Halika, akyat ka dito. Akyat ka dito. Akyat, halika, dali. Ipapakita ko sa inyo lang. Ipapakita ko lang sa inyo. Dali. Dali. Bilis, mayroon na lang akong 5 minutes. Okay, magharap. Baka magkatotoo. Oh, pwede nga yun eh. Ayan. Remove yung mask kung bagay ba. Remove yung mask. Dali na, bilis. Remove your mask, dali. Okay, harap. Remove your mask. Tingnan nyo silang dalawa. Ilang buwan ka ng networker? Pero ano, ilang buwan ka pa lang sa Dow Elevate? Two weeks. Pero humahataw ka na. Si John Mark kaya, ay magkano kinikita mo ngayon? Wala pa. Oh, di ba? May pay-in na. 2 weeks! Oh, ito malupit. Pag maganda ba siya? Judy Ann, tingin kayo. Yeah! Lamiabay! Oh, maganda ba siya? Sobra! Oh, yung topic natin, excitement, ha? Hindi po landian. Maganda ba siya? Sabi mo, sobra, di ba? Parang gusto kong magkasal ngayon. De, kasi sa mga banding namin, mga leaders ko, lagi ako may kinakasal. Parang gusto ko gawin din sa office. De, huwag kang mahiya. Ito naman, shy type. Yeah! Gwapo, yard! Okay. Si John Mark, coming pa lang yung pay-in niya. Example, si John Mark, kumikita siya ng 100,000. Possible na magbago siya? Yes. Yung buong siya? Yes. Yes. Ako nga nung nag-start, Diyos ko, akala may tuko.
Hindi mo po akalaing yayaman. Sa totoo lang. Oh, ito. Pag si John Mark humataw, eh maganda si, ano pangalan ito? Judy Ann. Santos Agoncillo. Ano apelyido mo? Yuson. Si Judy Ann Yuson. Yeah! Hala! Oh, kilig yan! Nagwawala yung isa, sabi niya. sabi nung isa, sana ako na lang! Kalma ka lang, brother. Kalmahan mo lang. Training lang to, bawi ka may paglabas. Halimbawa, si Judy Ann Yuson. Wow, Yuson. Tuwang-tuwa ka na, wait lang, di pa totoo to. Si Judy Ann. Si Judy Ann. Humahataw sila parehas at si John Mark. Oh, makinig. Para silang humahataw. Example, mag-jowa na. Yeah. Oh, wait lang. Eto, mag-jowa na, friend. Ang malupit dyan, si John Mark humahataw. Siya nadidipokus na kasi maraming nang nagkagusto kay John Mark. Diba? Guwapo yarn? Kasi, eto ang tinitingnan na lang ni Judy Ann, yung mga tao na lang na nagkagusto sa kanya. Ha, diba? Anong sabi ko kanina? Yung mindset mo dapat, same mindset kayo ng partner mo. Kasi, example, ang pangarap nito, magkaroon ng 5 anak. Siyempre, oo, makinig mo na. Magkaroon sila ng 5 anak. Ang taas na ng pangarap nito, magkaroon ng 5 sasakyan. Tama? Magandang bahay, magandang buhay, siyempre, magandang asawa. Tama, di ba? O, ito malupit. Si Losa. Di ba? Sasabihin niya, oh, but late ka na naman umuwi. Siyempre, networker. Possible magpapabagal ng result? Yes! Yun yung sinasabi ko na dapat yung mindset mo at mindset ng partner mo, same kayo. Sabi nung isa, yun, dinuro na niya oh. Habang nag-holding hands, sabi niya, yun. Kasi ito yan. Siyempre, mga kabataan kayo, oh, makinig ah. Possible kasi, sabi ko kanina, di ba? Sa discouragement kanina, di ba? Possible na isa sa mga mahal mo sa buhay yung maghatak sa'yo pababa. Tama? Mahal na mahal ni John Mark, si Judy Ann Yuson. Oh, eto na. Ang nagpapabagal sa kanya yung partner niya. Ang desisyon nakadepende kay John Mark. Pwede siya, pag sinabi, uuwi na ako na probinsyan, hindi mo na uuwi naman din eh. Oh, papabebe na. Di ba ganun yung mga girls? Di ba? Ito naman, hindi mo na nga ako I love you eh. Siyempre, nakapokus sa network, maraming pa-meeting, yung mga downline, hindi na naiintindihan. Ang gagawin nito, uuwi. Uuwi ako, i-book mo na naman ticket, uuwi na ako sa amin. Umuwi nga. Kung ang mindset niya, magpapahatak siya, nagpapadala siya sa pagmamahal niya kay Judy Ann, pwedeng dalawa sila, uuwi ng probinsya at maghirap. Kasi bakit? Dito sa Dow Elevate, may chance ka na para makuha ang pangarap mo eh. Ulitin ko, anong pangarap ni John Mark kay Judy Ann? 5 anak, 5 sasakyan, magandang bahay at magandang asawa. Namiabay. Oh, ito na. Oh, makinig. Kasi baka mamaya mayroon kayong mga karirarelasyon, baka mayroon kayong ganun. Tandaan nyo to, ang pinag-usapan natin, result. Pinag-usapan natin, success. Huwag na huwag mong hayaan na ikaw maging dahilan para hatakin mo yung partner mo na hindi makuha yung pangarap. Tama, di ba? Pag ang isip niya, uwi na nga lang ako, di rin naman ako nakapokus, lalo pag laging nagchat-chat, sabi ko sa'yo, nandito na ako. Di ba ganun yung mga girls? Pero hindi lahat. Pero 99% ganun. Oh, ito na malupit. What if umuwi nga siya?
tapos siya nagpaiwan. Ang mindset niya, marami pa naman dyan. Oh. Ouch! Pain! Naintindihan? Marami pa naman dyan. Ipag kumikita ka, di ba maraming, Apps, ano po yung ginagawa nyo? Sabi niya, gusto mo i-mentor kita? Yeah. Naintindihan ba? Yes! O, eto na. Marami nakakausap. Nagkaroon siya ng iba, nagkaroon din siya ng iba. Ito malupit. Gumanda ang buhay. Ang pangarap niya para kay Judy Ann na bigay niya sa iba. Possible magsisi siya? Yes! Possible. Ama, di ba? Yes! Di ba? Yes! Sayang. Pwede na kayong umupo. Pwede mo mag-kiss the bride muna. Ay, di ba? Mamaya na. Sa susunod na training ko na lang, umaten kayo ulit, ikakasal ko kayo. Thank you so much po. Ito yung ibig ko sabihin. Kailangan yung partner mo hindi lang dahil maganda, hindi lang dahil gwapo. Kasi kung totoo may pangarap ka, lagi mong pipiliin yung pangarap mo. Yung partner, pwede ka naman, pwede mo naman palitan eh. Tama, di ba? Grabe ka naman, ops, baka mamaya palitan na ako ng jowa ko. Hindi naman. Depende rin yan sa mindset niya. Pero kung gusto mo na mahirap pa din, tapos maipamana mo pa din sa maging anak mo yung mahirap pa din, go for it. Decision mo yan. Pero kung gusto mo may magbago naman, hindi na niya maranasan kung naranasan mo, anong sitwasyon meron buhay ka, hindi na niya magiging sitwasyon, and mangarap ka. Kasi ako pag tinatanong ako, pamilya o business? Business. Kasi sa totoo lang, ngayon kahit anytime pwede ako umuwi sa amin, pero hindi ako umuwi kasi bakit? Marami akong responsibilities. Responsibilidad ko ang result ng mga leaders. Tama, di ba? Oh, ito. Love life or business? Madali sabihin yun. Yes, madali sabihin yun. Pero ako pinaninindigan ko yan. Love life or business? Business. Paano ka makapag, paano mo bigyan ng magandang buhay yung family mo kung wala kang pera? Naintindihan? Magkasama nga kayo, pero nabubusog lang sa I love you, sa mama, sa chup-chup. Tapos yung sikmura kumakalam na. Naintindihan? Kaya pag yung mga networker, kung totoo kang networker, mabilis ka mag-move on. Di yung iniwang ka. Di ba? Di, hindi lang yan, hindi pa siya para sa'yo. Kung iiwan ka, hindi siya ang para sa'yo. Tandaan mo yun. Kasi pag gumanda naman buhay mo, pag magkasundo kayo, dalawa kayo, maganda ang buhay. Nakaka-excite, no? Pag love life, nakaka-excite. Naintindihan ba to? Kapalit ng 8980 ito, plus magandang asawa at magandang pamilya. Huwag mong hayaan na hindi gaganda ang buhay mo dahil lang sa sitwasyon na pwede naman na baguhin mo. Naintindihan? Lalo na kung lalaki ka. Huwag mong hayaan na magbuo ka ng pamilya. Wala kang, uy, mahirap mag-commute. Yes! What if ipa-check up mo anak mo? Mag-aantay. Para po, nabubuisit ka na hindi ka tinigilan kasi puno. Pero pag may sarili kang sasakyan, anytime, anywhere, kung gusto mong pumunta, magbakasyon, anumang emergency, magagawa mo kasi bakit? Meron ka. Naintindihan? Kahit maulan, mainit, gabi, madaling araw, pwede kang umalis anytime. Pero kapag may emergency, madaling araw, saan may tricycle? Tricycle! Anong tagal ng tricycle? Oh, di ba? Tapos dalawang daan, nalalaki ka, kuya, ba't ang mahal naman ng singil mo? Alam mo naman na mahirap tayo. Di ba? Huwag ka na sumama sa mga ganong sitwasyon. Intindihan niyo po? Intindihan niyo po? Na pwede naman. Tapos kung babae ka naman, please lang, taasan mo naman standard mo. Hindi yung kung sino-sino lang. Babae ka, mapangarap ka eh. Intindihan mo po? Hindi ko sinasabing sundin yung sinasabi ko ngayon ha, pero yan, a piece of advice lang. Huwag mong tingnan yung anong itsura mo. Huwag mong tingnan kung anong sitwasyon ka meron ngayon kasi lahat ng meron ka magbabago yan kapag may laman ang bulsa mo.
Nakaka-excite yung magiging result mo pag uuwi ka, may dala ka sa pamilya. Hindi yung uuwi ka, ma, pa. May na lang ako kasi pangit kasi doon eh. Laging napupuyat eh, nawapagod pa. Diba? Batugang kang anak, dadagdag ka pa. Di ba? Kaysa uuwi ka, ma, pa. Ito, 100,000. Pang grocery mo. Oh, di ba? Yung nanay mo, imbis hindi negosyante, biglang nagtayo ng tindahan. Ama, saan ka ba makahanap ng 100,000 sa probinsya? Lalo na sa panahon ngayon, pandemic. Naintindihan? Ulitin ko ha, huwag mong hayaan na titingnan mo lang yung halaga ng 8980. Tingnan mo yung lahat ng effort mo, ito ang kapalit. Naintindihan? May natutunan. Focus. Pakibasa. Kung saan ka nakafocus, doon ka magka-result. Focus ka sa love life, doon ka magka-result. Magkaanak ka, hindi ka pa ready, yung pera na pambili mo ng gatas, which is sana sa mga loho mo, hindi mo makuha. Yun yung mga, ba't ko yung nasabi, marami akong mga leaders na ganun ang ginawang desisyon na ngayon kawawa, na gustong, mentor, pwede bang bumalik? Kaya lang nasa isip ko, paano, may asawa ka na, may anak ka na, ayoko na, uuwi ka kasi ang anak mo may sakit, uuwi ka kasi yung asawa mo may topak. No! Yes! Nakuha nyo ba? Pag nag-focus ka sa network, mag-focus sa network. Pag nag-focus ka sa love life, hindi mag-love life ka na. Huwag ka na mag-network. Yes. Kung sabi ko nga kanina, di ba? Kung apply mo mabait, ang swerte mo. Kasi ako, hindi ako mabait na apply. Kasi gusto ko, maaga kang magka-result. Tingnan mo to. Focus. Sa tingin mo, mangyayari ba yung mga yan kung hindi nakapokus yan? Hindi. Pag nakapokus ka lang sa result, hindi yan mangyayari ng ganyan. Tama, di ba? Kung gusto mo magka-result, huwag kang mag-focus sa resulta. Mag-focus ka sa araw-araw na ginagawa mo para magkaroon ng resulta. Huwag ka mag-focus sa ginagawa ng iba. Humahataw ka ngayon, yung katabi mo tulog, hayaan mo siya. Ignore. Humahataw ka yung katabi mo, kung ano nung pinagsasabi, gusto nang umalis, gusto mag-quit. Hayaan mo siya. Magkaiba kayong pangarap. Sabi ko nga kanina, di ba? Magkaiba-iba tayo ng why, magkaiba-iba tayo ng sitwasyon ng family. Tama? Baka mamaya, pag-uwi niya, hayahin naman family niya, tas nagpadala ka, imahirap kayo. Di ba? Nag-attend ako ng BMS. 2015, nag-attend ako ng BMS. Wala na akong nakikitang kabatch ko sa BMS. Ako na lang natira. Tama? Meron akong kabatch dati na nag-million circle na. Nawala pa din. Kasi sablay yung ugali. Hindi ko sinasabing perfect ako. Hindi ko sinasabing perfect ako ha. Pero kapag ipaglaban mo yung pangarap mo, nakapokus ka sa kung ano ang gusto mo abot sa buhay, wala kang pakialam sa mga nangyayari sa paligid kasi pangarap mo ang ginagawa mo. Ay, intindihan? Kung yung katabi mo nagkamali, siya yun. Huwag mong hayaan na mangyari yun sa'yo. Yun lang. Pag yung katabi mo nag-quit, siya yun. Huwag mong hayaan kung anong buhay niya, yun din maging buhay mo. Kung katabi mo, reklamador, siya yun. Focus ka sa growth mo. Nakuha ba? Nakuha ba? Next. Goal setting. Malapit tayo matapos ha. Pakibasa. Nagagawa ba yan? Sino dito may dream board? Ang dream board para saan? Para saan? Para sa goal? Saan nakalagay? Sarap ng PC. Ilan ang direct sa isang buwan? Magkano kinikita sa isang buwan? Oh, paunti ng paunti yung sumasagot ah. Ito kasi yan. Useless yung dream board pag tamad ka. Totoo yun. Madaming nag-create ng dream board, hindi naman natutupad. Kasi bakit?
yung gigil wala. The moment may dream board ka, pag mag-create ka ng, ang goal ko, 1 to 5 months, mag-create ako 2 hub, yun ang gawin mo. Pag mag-create ka ng 2 hub, anong first na gagawin mo? Ha? Huy! Huy! Kuha na marketer? Mali! Dapat marunong ka munang mag-present ng business. Dapat marunong ka mag-close deal. Kuha? Dapat alam mo yan kung paano siya i-training. Kuha? Ang network nang gagaling siya sa basic na ginagawa mo daily. Kuha ba? Hindi lang, hataw. Ang tanong, anong klaseng hataw? Hoy. Kuha nyo ba? Meron kang dream board pero naka-display lang, nasa harap ng PC. Yes, may dream board ako. May nakalagay, meron pang cellphone. After 3 months, makuha akong cellphone. Hindi nga kumita. Kasi hindi to alam. Kuha? Oh, pag marunong ka mag-train, dapat marunong ka mag, sana ako magsulat, planning. Dapat marunong ka mag-planning ng account. Kanino account ipa-planning? Mali! Sa'yo muna! Gusto mo kumita ng kumita, downline, gawin mo to, eh, hindi nagagawa sa'yo. Tanda mo to, wag na wag kang magturo sa ilalim ng hindi mo ginagawa. Kalokohan yun. Downline, dapat kumita ka ng ganito, eh, ikaw nga, di kumita. Paano ka mapagturo? Hindi pwede na ikaw magiging successful ka, gawin mo to, ikaw hindi. Ikaw kitain mo to 20K, hindi. Kailangan naranasan mo muna bago mo ituro sa downline mo. Pag marunong mag-planning, ano nang gagawin? Huy. Ha? Anong gagawin? Anong gagawin? Keeping, nandito yun sa training. Anong gagawin? Ha? Anong gagawin? Anong gagawin? Ito na nga, application na nga ito eh. Anong gagawin? Ito na nga, action na ito. Pagka nag-training ka, hindi yun action. Action yun ah. Ano? Mag-duplicate? Eh, ito tanong. Yung duplication na tinatawag, ready na ba yung downline mo na ipasa mo yung alam mo sa kanya? Teaching or teach. Kailangan mo magturo. Naintindihan? Paano yung malaman? Downline, gawin mo yun. Hindi mo tinuturo eh. May mga upline bang ganun? Eh baka ikaw ganun ka ha. Ito, gawin mo to ha. Nga nga downline mo. Paano to? Nakuha ba? Pagdating sa goal setting, hindi pwede na yung mga goals mo makukuha mo lang ng basta-basta na wala sa proseso. Kailangan sa process. Kapag nagtuturo ka na, meron na dyan ang may alam. Pag merong may alam, syempre, kailangan mong mag-delegate. Doon pa lang ipapasa mo yung alam mo sa kanya. Kasi pag hindi niya alam, nagpasa ka, malulusaw pa rin ang pinaghirapan mo. Yung naumpisa mo, mawala yun. Maniwala ka sa akin. Oh, ito na. Pag mga ganun na, kaya na niyang gawin yung ginagawa mo, okay. Ano nang gagawin mo? Maghanap ka na ng marketer. Kasi bakit? Pag ito, nagagawa ng tinuturo mo dito, may downline ka na, leader ka na, kaya na itong gawin. Yung kaya mong gawin, kaya na niyang gawin, doon ka na, doon na sila magkakaroon ng OFW. Pag merong na-close deal, anong next? Na OFW, pag nagawa nila. Siyempre, planning na yan. Pag may na-planning, ano yun? Di ba kasama doon part? Di ba pag kumuha ka ng marketer, ginto ganyan? Tama, di ba? So ikaw ngayon, pag na-close deal, nakakuha na siya, meron na siyang OFW na kukuha ng marketer, ikaw upline, handa ka na. Kasi bakit? May nakuha ka ng marketer. Hindi yung kung kailan lang kukuha yung OFW, tsaka ka maghahanap. Ano kung kailan ka gutom, tsaka ka magsasaing? Ama, kung kailan kating-kating ka na, tsaka ka pa maligo, ganun? Di ganun. Proseso. Tamang proseso. Tamang ginagawa. Tamang hataw. Goal yun, oh, income. Pag-usapan mo, income. Ang tanong dito, magkano yung income na gusto mong kitain? Let's say 20K. Goal pinag-usapan natin, ha? Bait nyo pala.
tahimik, income. Ano ang gagawin para kumita ko ng 20K? Dapat alam mo ilang tao ang kailangan. Anong position ng account mo? Ilan yung coming pay-in doon sa existing na may network ka? At ilan na lang yung kailangan idadagdag? Kailangan alam mo yon. Anong date sila dapat nagpe-pay-in? Kuha. Hindi yung, goal ko ngayon 20,000. Kailan mag-pay-in? Katapusan. Naku, pagkatapusan, dulas yan. Pagkatapusan yung pay-in, maulan, nadudulas. Anong nangyari? Napupunta sa? First week? Hindi. Ay, part, sorry. Emergency kasi sa family. Ayun nga, nadulas. Naintindihan? Ganon yun. Oh, next. Kung ang goal mo magkakotse, anong gagawin mo para ka magkakotse? Kailangan may malaki kang network. Kailangan ko talaga magkakotse. Kailangan makaipon ako. No, hindi yun sa ipon. Ano yung may ipon ka? Wala ka namang consistent na income. Hindi mo rin masusustain. Naintindihan? Kailangan alam mo ang gagawin mo kung paano mo makuha yung goal mo. Next. House and lot. Anong kailangan? Siguro meron ka dito 10,000, meron ka ng bahay, no? Drawing. Dapat alam mo kung ano mga kailangan. Baka mamaya, kuha ka ng bahay. Mag-isa ka lang, laki ng bahay ng kinuha mo. Sayang naman. Pero kung meron ka ng iba bahay, pwede yun. Naintindihan? Naintindihan? Goal mo magkaroon ng travel. Dapat prepared ka. Goal mo ng freedom. Yung freedom yung financial and time. Meron ka. Lahat ba goal yan? Sino ba naman may ayaw niyan? Lahat yan goal. Ang tanong, humahataw ka ba? Yun yun. Baka ba may ang mindset mo, oy, after 6 months contract, wala na. Uwi na ako. Hindi ka nag-isip yung pangarap mo. Ang iniisip mo lang, tapusin ko lang yung kontrata, uwi na ako. Pag ganun mindset mo, hindi ka pa payaman. Sayang yung time na nandito ka. Naintindihan? Naintindihan? Yes. Next, skills. Pag-usapan natin yung skills. Sabi kanina, doon sa attitude, di ba? Ang skills, 20% lang. Gawin mo lang siyang araw-araw. Hanggang sa ma-develop ka na magiging habit mo siya. Kapag meron ka katabi na malakas kumita, malakas mag-recruit, madaming pay-in na package, kulitin mo siya. Kopyahin mo yung skills niya. Naintindihan? Naintindihan? Ulitin ko, yung skills, madali kopyahin. Attitude mo pa din yung makapagbigay sa'yo ng magandang result. Kuha ba? Kuha ba? Gawin mo siya araw-araw. Kailangan teachable ka. Di pwede mayabang. Eh, alam ko na yan eh. Acne ka ulit. Kailangan natuturuan ka at nagpapaturo ka. Hindi po pwede na gusto mo lang magka-result, hindi ka naman nagpapaturo. Di ka pa? Nagte-training, di ka nag-aaral. Dapat always keep learning. Kailangan lagi kang may alam. Negosyo mo to eh. Naintindihan ba? Once negosyo mo to, ibig sabihin, responsibilidad mo to. Tama? Pag nagtanong, hindi naman pwedeng, coach, tama ba yung sagot ko, coach? Hindi pwedeng laging ganun, ha? Naintindihan ba? Be humble. Lagi magpakumbaba. Para kung ano yung resulta ng mga nauna, kaya mong kopyahin. Kasi bakit? Marunong ka makisama eh. Humble ka eh. Hindi ka maangas, hindi ka mayabang. Ulitin ko, hindi dito pinag-usapan kung ano ang natapos, anong pinag-aralan, ano yung background. Ang pinag-usapan dito, kung may pangarap ka. Kung talaga may pangarap ka, ayusin mo yung attitude mo. Kasi bakit? Pag humble ka, maraming lalapit sa'yo. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Last. Always apply. Kaizen. Everyday dapat nag-i-improve ka. Kahapon, di ka marunong umiti. Ngayon, dapat marunong ka na. Last month, wala kang kita. Dapat this month, meron ka na. Kahapon, wala kang close deal. Dapat ngayong araw, may close deal ka na. Naintindihan? Last month, kumita ka 10K. Kahit ngayon man lang, buwan, 11K. Kahit man lang 15K. At least nag-i-improve, hindi siya pabagsak. Naintindihan? Lagi dapat tong tatandaan. Kaizen. Pag hindi ka nag-i-improve,
hindi mag-improve income mo. Pag hindi ka nag-improve, mawalan ng gana sa'yo downline mo kasi lagi kang walang alam. Pag tinanong ka, yun pa rin ang nasasagot mo. Wala ka lang nabibigay na bagong knowledge sa downline mo. Thank you. May naintindihan? May natutunan ba kayo? May natutunan? Tapos na po ako. Thank you so much. Kayo na umaattend ngayon, sigurado ako na kapag i-apply nyo, kahit isa lang doon sa napag-usapan natin, may magbabago sa network nyo. Good morning! Ayan, thank you so much, Master Jinkil Yagono. Palakpakan naman natin si Master. And so, marami bang tinamaan? Ayan, so, seryosohin na ba yung negosyo natin? Ayan, so dapat seryosohin talaga. So kung tinamaan ka, apply mo lang yung AAA. So ano yung AAA natin? Accept, adjust, and... Ano yan, ano yan? Ayan, accept, adapt, and adjust. So yun lang naman. Ayan, so once again, my name is Kenny Lloyd Chagan, your host for tonight. Ayan, so palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Ayan, thank you so much. So kando po tayo, kando. Ayan. Yung mga upuan natin, paki ano na lang mga masters.